Jessica's POV. Jessica! Napakarap-karap na mata si Jessica nang marinig ang matinis na tinig ng kanyang mama habang humahangos na lumapit sa kanya. Tila ilang minuto rin siyang nawala sa kanyang sarili at naglakbay ang isip sa nakaraan na makita sa magazine ang club na pinapasukan niya dati. Club V, usal niya sa kanyang sarili. Welcome back, anak. Magtatagal ka ba rito o baka naman aalis ka rin kaagad? Tanong ng mama niya habang nakahawak sa braso ng Tito Roger niya. Kasama ang Tito Roger niya na sumundo sa kanya sa airport at tulad ng mama niya, ganon din ang tanong nito sa kanya. Kung mananatili ba siya rito o muling aalis? Hindi niya lang kagad nasagot dahil nanumbalik na naman ang alaala niya sa peste na pagsintang pororot niya. Huwag ka nang umalis, Jessica, para nandito ka sa birthday ng mama mo at sa... Hinawakan nito ang tiyan ng mama niya. Baby reveal party para sa kapatid mo? Namilog ang mga mata niyang napatitig sa mama niya. Buntis ka, ma? Tumango naman to bilang sagot sa kanya. Di niya mapigilan yakapin to na mahigpit. Dahil sa tuwa, sa wakas magkakaroon sa ng kapatid. Di man naging maganda ang simula nila ng mama niya, masaya pa rin siya na masaya na to ngayon sa pinyan Tito Roger niya. Kaya't sana anak, dito ka nilang ulit. Miss na kita. Anang mama niya bago marahang kumawala sa pagkakayakap niya. Hindi ako mangangako pero susubukan ko, ma. Nginitian niya ang ina sabay haplos ng tiyan nito. Tayo nang umuwi. Welcome back ulit, Jessica. Naputo lang nais pa sanang sabihin ng Tito Roger niya dahil sa kumpol ng reporters na sumusunod sa kakalabas lang. Mrs. Gafford, may ideya na ho ba kayo kung sino nasa likod ng insidente? Ano hong masasabi ninyo? Mr. Gafford, ano hong masasabi ninyo dahil kayo ang tinuturo sa likod na naturang plane crash? Marahan siyang hinila ng mama niya na nagpabalik sa diwa niya. Halika na, anak. Maano hong nangyari? Kuryosong tanong niya rito bago muling sumulyap sa lalaki at babae na hinahabol ng mga reporters na ngayon sumakay na sa kulay itim na kotse. Kilala niya ang lalaki at pamilyar din sa kanya ang babae. Plane crash yata. Tapos dalawa pasahero ay mag-asawang Santiago. Ay yung anak ng mayamang businessman na si Mr. Alexander Gafford. Ang napangasawa yung kaisa-isang anak ng Santiago. Paglalahad naman ito. Kumabog na mabilis ang kanyang puso at namawi sa mga palad niya nang marinig mula sa kanyang ina ang apelidong Gafford. Kahit 6 taon na nakakalipas, kabisado niya pa rin sa isip ang mukha ng kaisa-isang lalaking minahal niya na sobra. Ang lalaking nag-iwan ng malalim na sugat sa puso niya. Ikaw, Jessica, wala ka bang balak na makipagkita kay... Ma! Putol niya rito bago inakay na papunta sa sakyang nasa harap nila na siyang minamaneho ni Tatay Asong, ang driver ng Tito Roger niya. Umuwi na tayo. Tumango naman to at di na nangulit pa. Habang siya naman hindi mapakali dahil parang isang pelikula na nanumbalik sa kanyang alaala, ang lalaking nagpatikim sa kanya ng tamis at pait ng unang pag-ibig. Jessica's POV. Pagbalik sa nakaraan. Tunog ng maharot at malakas na musika. Palakpak at sigaw ng kusino-sinong lalaki. Iba't ibang kulay ng kulay, ilaw, usok, amoy ng sigarilyo. At klase ng inamay ng siyang halos 2 banya ng pinagtitiisan. Habang marahang sumasayaw sa salo ng mabang-akit na musika sa gitna ng entablado, di niya alintana pa ang pananabik na mababakas sa mukha ng mga parokyano. Di naman kasi mahalaga sa kanyang iisipin at sasabihin ng iba. Ika nga niya sa sarili niya kung hindi gigiling walang isasaing. Jessica, sit-sit ng kaibigan at kasamahan niyang si Ira ang bahagyang nagpatigil sa kanya mula sa gilid ng stage. But simple siyang naglakad habang sumasayaw pa rin palapit dito. Bago pa makapagsalita si Ira, inunahan niya na ito pagkalapit niya rito. Wala pa akong kita. Iba na lang utangan mo. Inirapan niya na ito sa pag-aakalang uutangan na naman sana ng kanyang kaibigan. Napakahigpit niya ngayon sa pera dahil magaling niyang ama wala pang binigay na ayuda sa kanila ng mama niya. Hindi rin siya nakapag-enroll sa ASEAN Institute of E-Commerce dahil mistura silang isang kahig isang tukang mag-ina. Kaya naman ang balak na sanang pagre-resign ng club fee ay hindi na natuloy-tuloy pa. Sana naman kasi sila pupulutin ng mama niya kung sakaling aalis siya ng trabaho at muling itataas ang gabundok niyang pride para lamang mag-aral ulit. Sabi kasi ni mga chismosa nilang kapitbahay ang kabataan daw pag-asa ng bayan, kaya naman nainganyo siyang mag-aral ulit. Naniniwala naman sa roon kaya nga nagsisikap siya. Pero eto siya ngayon, paboritong laruan ng pesting mga kalalakihan. No choice eh. Alangan si mamang sumayaw-sayaw dito. Baka naman balina ang tadyang nun. Wala pa rin kinita sa buong maghapon. Aniya sa sarili.
Dalawa ng bill ng kuryente nilang siya ang nagbabayad. Nag-reading na naman kaya't malamang na for disconnection na sila sa sunod na buwan kapag di pa siya nakabayad. Idagdag pa ang tubig, grocery at ang araw-araw na gastos nila ng mama niya. Kaya kapag umutang pa ang kaibigan niya malamang, sakang kuha ng bagsak nila ng mama niya. Sira? Hindi ah. Babayaran kita mamaya pagka-out natin. Naka-jackpot ako kagabi kaya may panggastos ako ngayon. Pagmamalaki nito pero mayamay na pa si Mangot. Doon ka nga muna sa table 5. Di carry ng beauty ko yung customer doon. Is na bero sis? Sabagay, gwapo. Halos pasigaw pa nitong sabi para lang maintindihan niya. Sa lakas kasi ng musika sa club, kailangan talaga nilang magsigawan para magkarinigan. Pangit kasi ng makeup mo eh, pang bakla? Ani rito. May napala ka ba? Binigyan ka? Sunod-sunod niya pang tanong. Ang pangbubura at gawain na nilang magkaibigan sa mga customers na madaling bulahin. Tamang harutan lang, no kiss, no hug at walang pakikipagsalo. Hawak-hawak lang, sapat na. Tapos ayun, hiritan mo na ng pera. Nga ako sisi. Problemado yata si Pogi. Walang pakialam na tinanggal nito ang paldang suot, pati din ang blazer. Tayong kulay itim na undies at pang-itaas na lang nito ang natira bago kinindatan siya. Gora na, Jessica. Keri na rito sa dance floor. Ikaw muna ang kay Pogi. Salamat! Wala na siyang ibang nagawa pa kundi ang suotin ng palda at blazer ng uniform nilang mga dancer dito sa Club V. Bago nagtungo sa table 5 na sinasabi ni Ira, kahit madilim at tayong ilaw lang ng disco light na nagsisilbing liwanag sa club, kitang-kita niya mula sa kinaroroonan niya ang likod ng lalaking sinasabi ni Ira. Mukhang matangkad, likot pa lang panlaban na, at ang balikat parang kaya siyang pasanin kahit saan. Sana lang mapasan din ito ang problema niya sa pera. Sugar daddy lang ang peg? Papasa naman na akong sugar baby eh. Bulong-bulong niyang sabi. Lumapit siya at umupo sa bakanting upuan sa tabi nito. Hi, Pogi. Natigilan siya at muntik masumed ng sarili niyang laway nang lingunin siya nito. Tulad ng sinabi ni Ira, gwapo nga ang lalaki. Kulay asul ang mga mata na tingin pa lang parang nasa langit ka na. Mapupula ang labi at tila nang aakit na mahanggan hanggang sa maupos. Yes? Bagot na sabi ng binata pero tila musika sa kanyang pandinig. Malamig pero buong-buo ang boses ng lalaki na parabang nag-e-echo pa rin sa tenga niya. Boses pa lang makalaglag pang ibaba niya. OMG, waring akong tumambling mapasakin lang si Pogi na mukhang yayamanin. What can I do for you? Dugtong pa nito. Nakakunot ang makapal nitong kilay, pati na ang makinis nitong noo. Mahalin mo lamang ako, okay na sa akin. Kahit wiwi na lang maging pahinga ko. Ngiting-ngiting sagot niya naman na parabang nahihipnotismo na sa mukha ng gwapong lalaki. Lalo nangunot ang kilay nito at pinakatitigan siya sa mata. Naka-contact lens ka ba? Gwapo, pero usisero. Hindi ah, original lang mata ko, puso ko lang ang fake. Sabi kasi nito, I like you. Pero ang totoo, mahal na pala kita at doon sigurado ko. Banat pa niya na tayong siya lamang yata ang kinilig. Napabuntuhin nga lalaki at nasa pong sariling noo. Halatang dito natutuwa sa kakornihan niya. Gumagamit ka ba? Oo, aniya sabay kindat. Tuluyan ang nahumaling sa'yo. Naiiling na umisin nilang ito at saka tumungga sa bote ng alak na hawak nito. Walang walang epekto rito ang pagpapakit niya. Pati na rin ang mga banat lines niyang inaral niya pa talaga. Seryoso pa rin kasi ang mukha nito habang pinagmamastan siya. Nakaramdam tuloy siya ng konting hiya. Noon pa man kasi pulutan na silang mag-ina ng mga kapitbahay nilang chismosa. Kesyo may lang Amerikano raw kasi ang tatay niya na nabengwet ng mama niya sa club dati. Tumagal ng isang linggo hanggang sa nabuo siya. Nang mailawal na siya ng mama niya daig pa ng tatay niya ang nag-champion sa fun run. Tumagal na ilang linggo hanggang sa nabuo siya. Nang mailawal na siya ng mama niya daig pa ng tatay niya ang nag-champion sa fun run. Umis ka po pagkatapos makabuo. At sabi pa rin ang chismosa nilang kapitbahay, palibasa nga Amerikano raw ang tatay niya, kaya magkaiba ang kulay ng mga mata niya. Ang light green nakuha daw sa tatay niyang manloloko, ang brown naman sa maharat niyang mama. Pero ang totoo walang kwenta talaga ang mga kapitbahay nila at hindi alam ang heterokromya. Inuna kasi ang pakikipag-chismisan sa daan kaysa mag-aral, mga sira. Huwag mo kong masyadong titigan na parabang gandang-ganda ka sa akin kahit totoo naman. Baka ma-inlove ka sa akin, ikaw rin. Hindi kita sasantuhin. Bahagya niyang kiniling ang kanyang mukha bago kumindat dito. Pwede ba akong umilit sa'yo ng pera? Gipit lang talaga. Aniya pa. Nagbabaka sakaling mahututan niya ang lalaki. Lalo nangunot ang kilay nito at mukhang nagtataka sa sinabi niya.
Wala pa akong trabaho but 2 years from now, bilyonaryo na ako. I will be the boss of Asia. Pwede kang mangutang with 10% interest. Presyong, pinasadahan na muna siya nito ng tingin mula ulo hanggang pababa. Magkakilala, I think? Halos bumagsak ang panga niya sa sinabi nito. Sira ka ba? Mabuburaot lang ako sa'yo pero hindi ako uutang. Ibig sabihin, natigilan siya at napaisip. Kailangan niya itong maakit para mahiritan niya. At di niya magagawa yun kung magtataray siya. Kaya naman ngumiti siyang pagkatamis-tamis bago nang alumbaba sa mismong harapan ng lalaki. Yumuko pa nga siya para lang makita ang hinaharap niyang gakasing pang-upo ng 1-month-old na baby. Gusto mo bang haggan kita? Pero kapalit nun, pera. Ano, payag ka? O baka gusto mo lumuhod pa ako sa harapan mo? Di naman to kaagad nakapagsalita. Pero nakabawi, dumukwang ito sa kanya na halos isang dangkal na lang pagitan ng labi nito sa labi niya. Really? Willing kang lumuhod sa harapan ko at manalangin? Iba ang niluluhuran ko. Tiningnan niya to sa labi pagbaba sa balikat at katawan nito na natatakpan ng mesa bago binalik ang tingin sa mata nito. Baka pag nanalangin ako sa'yo, makalimutan mong pangalan ng mama mo. Try me. Di rin naman nagpakabog ang lalaki, tinaplos pa ang mukha niya. Tell me, what's your name? Kuryosong tanong nito habang nakatitig sa magkabilang uri niyang mga mata. Sumilay ang mapangakit ng ngiti sa kanyang labi bago kinuhang papel sa loob ng kanyang pangitaas. They call me Jessica, but you can call me anytime. Binigay niya nito ang maliit na kabirasong papel at bahagya pa rin hinagka ng labi nito pagkatapos ay iniwan to na parang bang walang nangyari. At yun ang normal na gawin pa nito bago tumagdiman ng kung ano-ano sa kanya. Gwapo ngang lalaki pero bukas din ang bulsa katulad niya. Kaya naman, thank you na lang sa everything. Sa kabilang banda, kababaeng tao inuumaga na ng uwi? Napairap siya na makitang nagkumpulan na naman sa daan ang mga batikang chismosa sa kanilang barangay. At syempre, sino pa nga bang pag-uusapan nila kundi siya? Jessica Lynn Silverio o kilala bilang Jessica. 17 taong gulang at ang pinakamagandang nilalang na paboritong pulutan mula umaga hanggang kinaumagahan ulit ng mga batikang chismosa sa kanilang lugar, ang Porok 5 Marites Street, Barangay Santa Maria. Kayong aga-aga, chismisan ka agad ang alam. Aniya sa sarili habang papalapit sa mga living CCTV ng kanilang barangay. Balibalita kasi nagtatrabaho yan sa bar. Ko, tingnan nyo, ang itsura at pananamit. Di na ako magtataka kung isang araw buntis na yan. Muli siyang napairap. Yung kapitbahay nga namin, sinabihan din akong maagang mabubuntis. Ayun, ang anak niya palang maagang na jontis. Karma is real. Kuminsan nga hinahatid pa yun ng mga lalaki. Take note ha, iba't ibang lalaki. Hindi na lang mahiya, kung anak ko yan baka nasa bunutan ko na. Mabuti na lang pala't hindi ikaw ang mama ko dahil kung hindi, baka ako pa mismong manabunot sirdal sa pagiging chismosa mo. Kanina pa nga ba magmamana yan? E di sa maharot niyang ina? Kita nyo nga't kabit ng mama niyan sa bar at di malang nakuha ng papa niya? Kawawang bata, lumaking wala sa tama ang landas. Okay, may punto naman sila. Mana ko sa mama ko pero at least hindi ako chismosang katulad ninyo. Pagpato na lang niya sa mga ito sa kanyang isipan. Huminto siya sa paglalakad, pumunta ng tindahang kinaroroonan ng tatlong chismosa nilang kapitbahay. Natigal sa pagchismisa ng tatlo at kunwari pa'y ngumiti sa kanya. Nagkanika niya rin pwesto sa gilid upang bigyang daan siya. Wala kasing ibang alam na pulutanin ng mga bugok nilang kapitbahay, kundi silang dalawa lang ng mama niya. Hindi sila nawawala at lagi pang trending. Pabili nga ng 2 pansit kanton at 3 itlog. Aniya sa tindera na kasari rin yata sa pamumulutan sa kanya ng 3 chismosa. Si Aling Marites na nangunguna sa chismisan, nakangiting lumapit sa kanya. Jessica, kumain ka tong mama mo? Plastic ng ngitian niya ito bago sumagot. Ayan po, maganda pa rin at sexy si mama. Abay, sino bang di gaganda at mananatiling sexy kung bonbo namang nakakatanggap ng pension galing sa papa mo? Sabat naman ni Aling Marisol, ang katabing chismosa ni Aling Marites. Plastic na ngitian niya rin to bago sumagot. Ganun po talaga pag maganda, laging may ayusang tinatamasa. Kung di lang kumakalam ang tiyan niya at alam na walang kakainin sa bahay nila, hindi siya hihinto para bumili dito. Eh Jessica, maiba nga ako? Ani Aling Judith na ina ng isa't tibot isang mayabang niyang maniligaw na si Boyong. Pinasadaan siya nito na nang uuyam na tingin mula mukha hanggang sa sandals niya pa yata. Totoo bang sa bar ka nagtatrabaho? Dancer ka roon? Tanong ni Aling Judith sa kanya na nakatikwas pang isang kilay habang nakatingin sa kanya na akala mo naman jowa na siya ng pinakamamahal nitong anak. Opo ko,
Walang gatol na sagot niya naman. Magalang pa rin kahit mangalingali niya ng pitike ng bibig nito ng matauhan. Kita mo nga, totoo pala talaga. Baka naman mabalitaan na lang naming buntis ka na ha? Pero saan ka pa nga ba dadalhin ng pagiging bayaran mo? Kundi doon din naman. Ko, kawawa mapapangasawa mo ining. Magtira ka naman kahit konti para sa kanya. Naikuyom niya ang kanyang kamao sa pagpipigil na wag masapak ito. Ganitong pagod siya, kasasayaw at wala pang tulog. Baka di niya tumatansya at masapak niya na talaga. Konti lang ipon niyang pasensya at enerhiya sa umaga, pero kaya niyang gripuhan ang tagilina ng mga ito. Kaya't sana naman makatagal pa siya hanggang sa maibigay ng tinderang sukli niya, dahil kung hindi, rest in peace lang in advance. Pero di pa rin talaga nagpapigil si Alan Judith. Umaariba pa rin talaga ang bunganga. Kumbat naman kasi nagtrabaho ka na kaagad at sa bar pa nga. Kibata-bata mo pa, wala ka pa nga yatang 18. Kung balak mo magbanat ng buto, hindi ka dapat sa bahay aliwa nagtatrabaho. Ganda-ganda mong bata, sa bar ka nagtatrabaho. Anong sasabihin ng mama mo, ng papa mo? Sa bagay, pareho naman kasi kayo ng mama mo nung pinagmulan. Hindi naman namumunga naman sana sang mangga eh. Baka sa panaginip, pwede pa. Ngilitian niya pa rin to kahit busit na siya. Okay lang sanang siya nalang insultuhin nila, pero sinama pa talaga ang mama niya. At ano bang pinagsasabi nitong kwento tungkol sa mansanas at mangga? Kailan pa naging puno ang mama niya at nailan tulad pa ito sa mangga? Kundi baga naman isang kalahating bugok itong si Aling Judith, tulad ng pesa nitong anak na si Buyong. Aling Judith, ganun po talaga kapag masipag. Hindi ka po kasi talaga makaka-relate dahil bukod po sa batugan ka, palamunin at chismis lang alam, hindi ka pa maganda. Pasarin niya rito. Napanguso to dahil sa sinabi niya. Di agad nakaiwas, ayun tuloy, tinamaan sa pasarin niya. Nang maibigay ng tindera ang sukli niya, muli niyang hinarap si Aling Judith. At saka Aling Judith, pakisabi naman ho sa anak niyong si Boyong, tigilan niya ng kabibigay niya sa akin ng bulaklak ng santan. Bukod kasi sa hindi pa naman ako mawawala, may tanim din kaming santan. Hindi ko rin ho siya magugustuhan. Di rin ho ako pumapatol sa lalaking mukhang hipon. Sa bagay, kanino pa nga ho ba magmamanang anak ninyo? Diba sa inyo rin ho naman at wala nang kurba ang katawan, di pa kagandahan? Nalaki ang mata ni Aling Judith at kumibot-kibot ang labi dahil sa sinabi niya. Pero di naman na sumagot pa. Nagpatuloy siya sa paglalakad upang umuwi na sa kanila. Malamang hinihintay na siya ng mama niya kanina pa. Walang galang talaga yung batang yan. Palibasa pakawala at mana sa ina. Huwag mo nang intindihin at alata namang kulang sa aruga. Dinig niya pang pahabol na sabi ng kusina mang chismosa sa tindang iniwan niya. Nagtuloy-tuloy siya at di na pinatulan ng mga chismosong singliit ng munggo ang utak. Araw-araw ganitong bumubungad sa kanya tuwing lumalakad siya sa kantong to ng P5MS. Pagka-uwi galing trabaho at syempre paglalabas para pumunta ng trabaho. Kapag ako yumaman, ipapabayad ko ang mga chismosa na yan. Pagkarating sa bahay nila, kagad siyang nagtungo sa kusina. Niluto ang binili niyang pansit kanton at itlog. Sinilip niya rin ang mama niya na nasa silid nito. Nakahiga sa kama habang tula lang nakatitig sa kisame. Mukha na naman problemado. Ma, nasa 26 butiki dito sa bahay kaya huwag mo ng pagkabalahan pang bilangin. Ani ang napapitlag sa mama niya. Kagad tong bumangon at tumapit sa kanya na may ngiti sa labi. Pero hindi naman umabot sa mga mata nito. Jessica, anak, nariyan ka na pala. May ayuda na galing sa papa mo. Tuwang-tuwang sabi nito bago hinawakan ng braso niya. Punta tayong mall. Bibili kita ng bagot magandang damit. Kakain tayo ng masarap kahit anong gusto mo. Ma, gusto ko lang pong matulog pagkakain. Putol niya dito. Piniksin niya ang kanyang braso at tinalikuran to. Naiinis siya sa kaalamang nakita na naman ang mama niya at ang papa niya. Malamang sa malamang may habulan at sigawang naganap na naman sa dalawa base na rin sa mga pulang marka sa balikat ng mama niya. Kaya nga siya nagtatrabaho. Kahit na peste ang tingin sa kanya ng kapitbahay para lang tigilan ang mama niya ng papa niya. Di bibilang na 3 oras malamang itetext na naman siya ni Aling Rosa, ang tunay at legal na asawa ng papa niya. Hahanapin na naman ito ang papa mong pera. Malaki ang binigay niya. Nagbayad na rin pala ako ng bilang kuryente tubig. Marami pang natira kaya gusto kitang ipag-shopping. Isa pa, malapit na rin ang debut mo. Gusto ko yung magarbo. Ma, putol niya sa nais pa nitong sabihin. Kumikita na rin po ako. Hindi man sa marangal na paraan pero hindi naman galing sa nakaw. At isa pa, hindi baling tadyang ko kakasayaw kaya't kayang-kaya pa kitang buhayin. Tigilan mo na si papa. Huwag ka na rin tumanggap ng pera mula. Hindi, sambit nito.
Hindi ako papayag na si Rose at ang anak niyang si Rose lang ang ginagastosan ng papa mo. Kung ano man kaya ibigay ng papa mo sa kanila, dapat ganun din sa atin. Lumamlam ang mga mata nito bago hinaplos ang pisngi niya. Lalo na sa iyo, Jessica. Kaya naman gagawin kong lahat maging maayos lang ang buhay mo. Napangisi na lang siya sa pag-iilasyon ng mama niya at tinalikuran na ito. Hanggang ngayon umaasa pa rin pala itong magiging maayos pang buhay nila. Naihiwalayin ng papa niya ang tulintong asawa at papakasalan ng mama niya. Nabubuhay pa rin talaga ito sa ilusyon at kabaliwan nito sa papa niya. Pag-ibig nga naman, pinakamalalang sakit ng mahihinang nila lang. Nagtungo siya sa kusina, hinango sa kalan ang pansit kanto ng luto niya. Pinagaan niya rin ang sarili niya bago umupo sa harap ng mesa. Maging maayos ang buhay, pestis, kamyon, naiiling na bulong niya. Di na mangyayari yun at di na ako maasa pa. Giit niya pa. Dahil simula nang sumayaw siya sa gitna ng stage habang pinapalod ng mga kalalakihan, pakiramdam niya hindi na siya karapat-dapat pang respetuhin na siyang ginawa sa kanya ng karamihan. Sa kabilang banda, sunod-sunod at malakas sa tunog ng cellphone ang nagpagising kay Jessica. Nang dambutin niyang cellphone niya ay ang legal na asawa ng papa niya ang nakita niyang tumatawag. Hindi niya yon sinagot at tiniyaang matapos ang tunog hanggang mapagod to kakatawag at tama nga siya. Hindi bumilang ng isang minuto, tumigil yon. Malamang bad trip ng ginang katatawag sa kanya. Muli sana siyang babalik sa pagdulog, pero ang peste niyang cellphone huminto nga sa kakatunog. Nagbisto na namang Christmas lights na nagpapatay sindi. Sa inis, muli niyang kinuha yon para makita lamang na sangkatutak na pala ang missed call sa kanya ng ginang. May 10 text din to na hindi niya pa nababasa. Nailamo sa kanya mukha ang palad niya. Mukhang binatbati ni Tarosa ang cellphone niya para lang tawagan at i-text ako ha. Inis niyang sabi. Binuksan niya ang pinakauling mensahe na siyang unang makikita sa notification niya. Ngunit nang mabasa niya yon, sumama na naman ang pakiramdam niya. Nasira na magandang gising niya sana. Jessica, malaki ka na. Alam kong alam mo na ako anong tama at mali. Please lang nakikiusap ako. Pagsabihin mo yung mama mo na huwag magpapakita pa kay Joseph. Huwag na siyang maghabol at manira ng pamilya. Babae ka rin, Jessica. Ayokong sa'yo mapunta ang karma na kagagawa ng immoral mong ina. Ito na sanang huli. Dahil kapag di pa rin nagtino ang mama mo, pasensyahan na lamang tayo. Napabugas siya ng marahas na paghinga bago tumayo na. Alas 5 pasado na lang din naman at di na rin siya makakaramdam ng antok kaya tuloy na siyang bumangon. Nagtungo siya ng kusina para tingnan ang rice cooker niya kung meron bang laman. Pero sa kasamang palad, ultimo isang butil ng kanin walang naligaw. Nang bumaling siya sa ref nila, napansin niyang nakadikit doon na kapirasong papel. Jessica, umalis na ang mama at baka gabihin na sa pag-uwi. Mag-order ka na lang ng pagkain mo. Anak, kung hindi ka makakapagluto, nag-iwan ako ng pera sa itaas ng ref. Napailing siya at nasapo ang sentido. Kaya naman pala, nang gagalaitin na naman sa galit si Aling Rosa, malamang nagkita na naman ang mami niya at ang babaero niyang papa. Ang talim din talaga ng perlas ni mama eh. Hindi na nagtanda. Kinapa niyang itaas ng ref at doon nga, may nakuha siyang 5,000 piso na tagi 1,000. Pinakikitaan na naman ng papa niya ang mama niya ng pera, kaya naman ang mama niya ay malamang nabuka ng buka. Malamang na binubusog din ang papa niya sa kaka I love you ang mama niya na 1,000 at 1,000 marupok. Kapag nalaman ni Aling Rosa ang ginagawa ng mama at papa niya, trending na naman silang mag-ina. Hay, buhay naman talaga oh. Parang life lang. Naiiling niyang sabi. Kinuha niyang 5,000 at basa na lang nilagay sa wallet niya. Tumuloy na rin siya sa banyo para maligo. Total maaga pa at nagbibigay na naman ng ayuda ang papa niya. E di mag-shopping na muna siya bago pumasok ng club fee. Halos kalahating oras din ang itinagal niya sa banyo. Siguro naman natanggal ng lahat ng sumanalob sa balat niya sa tagal niyang maligo. Nagsuot lang din siya ng ripped skinny jeans at fitted sandal crop top. Labas ang kalahati ng tiyan niya pero feeling niya sexy siya roon. Crop top now, kabag later. Naglagay din ng manipis na makeup para di naman siya magmukhang nene. Yun din kasi ang tingin sa kanya na nakakasama niya sa club V. Sa bagay, mas matanda pa rin ng 2 buwan si Ira sa kanya. Kaya naman siya pa rin talaga ang pinakabatang dancer sa club. Magde-18 pa lang siya sa sunod na buwan. Di na siya nagpatuloy sa pag-aaral ng kolehiyo dahil naputo lang suporta ng papa niya sa kanila noon. Di naman niya kayang pag-aralan ng mama niya dahil wala naman tong trabaho at ayaw din daw magtrabaho. No choice kaya siya na lang. Ang problema bukod nga sa minor de edad siya.
Wala rin siyang may papakitang papel sa mga ina-applyan niya. Ang dami-dami pang hinahanap at qualifications. Dapat din eh may experience sa trabahong papasukan mo. Samantalang kaya nga siya mag-a-apply ng trabaho, eh para magkaroon ng experience at syempre para kumita. Bulok na sistema. Napapailing pang sabi niya, kaya naman? Sa club na ang bagsak niya, doon walang qualification, walang experience na hinahanap, di rin basihan ang taas o baba ng pinag-aralan. Basta't marunong kang sumayaw at matibay ang sikmura, tatanggapin ka. Sa loob ng 2 buwan niyang pagtatrabaho doon, wala pa namang gumawa na masama sa kanya dahil kahit natingin niya ay iba, bar o club lang yon, mahigpit pa rin na sigurado doon. Na matapos maglagay ng manipis na makeup, pinasadahan niya ng tingin ang replika niya sa salamin. Sa edad na 17, sino mag-aakala na sa bar siya magtatrabaho? Maamong mukha niya na kung walang makeup, magmumukha talaga siyang nene. Natural mapula ang manipis niyang labi, matangos ang ilong at malantik ang pilik. Pero ang best asset niya talaga ay ang mga mata niya. Magkaiba kasi ang kulay noon. Ang isa light green habang ang isa brown. Wala namang problema sa paningin niya. Pero nung pinasuri nila ng mama niya ang mata niya, meron daw siyang heterochromia. Di naman maituturing na malalang sakit dahil di naman sagabal sa kanya ang mga mata niya. Sadyang marami lang talagang taong mapanghusga na akala mo naman magaganda. Nang sa tingin niya ay okay na siya, sinuot niya na ang chalk tail niyang sapatos at sinukbit sa balikat ang kaisa-isa niyang MK or Michael Keme na bag na nabili pa niya sa Divisoria. Pagkaalis niya ng bahay nila, sumakay na kagad siya ng tricycle para di niya na makita pa ang hampas-lupang chismosa sa daan. Sa palengke lang kuya, special na. Aniya sa driver. Malapit lamang naman ang palengke sa kanila pero kakailangan niya pang sumakay ng jeep papunta sa Club V. Wala naman kasing mall sa mismong lugar nila. Pagkarating ng palengke, kaagad niyang inabot ang 50 pesos sa driver. Dali-dali din siyang sumakay sa papaalis na jeep. Pilit na lang niyang siliksik ang sarili para lamang magkasa siya. Bayad nga ho, o longga po, sigaw niya para marinig ang chopper ng jeep. Ilan sa 100? Nakangusong sumagot siya habang nakatingin sa chopper. Pero hubang kalahati lang? Ani at inirapan pa mga paserong napapatingin sa kanya. Kalahating pangupo ko lang ho kasi nakaupo eh. Yung isa, konting-konting lang bibitaw na eh. Sa nipis kong to, di pa talaga ako nagkasya? Asik niya pa. Pinaayos naman ng chopper ang ibang pasahero para lamang magkasya siya. Ilang minuto pa ang naging biyahe hanggang sa marating na nga niya ang mall. Pumasok na siya doon kaagad. Pero ang pinagtataka niya, bakit parang walang masyadong tao? Kaagad siyang nagtungo sa outlet ng mga damit. Kailangan niya kasing bumili ng panibagong damit na ng iba niyang damit, luma na. Ang iba naman, maikli niya masyado at medyo masikip na rin. Ilang taon niya na rin kasing pinagtitiisan ang iba niyang damit. Sa Nike store siya tumuloy at agad na naganap ng matitipuhan niyang damit. Pero, hindi pa naman nagiinit ang kamay niya kakahanap. Napansin niya ang pamilyar na bulto ng lalaki. Nasa kabilang stall ito at nakatalikod, kaya naman, hindi niya nakita ang mukha. Bahagya pa siyang lumapit at pasimpeng sinilip ang lalaki. Ganoon na lamang ang pag-awang ng labi niya nung tama nga ang kanyang hinala. Pogi! Aniya at sinitsitan ito. Lumingon naman ang lalaki pero lukot ang kilay nito. Ay sus! Feel na feel mo naman tinatawag kang pogi. Giit pa niya tuluyan ang nilapitan ng lalaki. Salubong pa rin ang kilay nito pero hindi naman galit. Have we met before? Do I know you? Nagtataka at sunod-sunod pa nitong tanong sa kanya. Inirapan niya ito. Ay, wawa. Sa ganda kong to, talagang nakalimutan mo kaagad ako. Nahurt ako ng very light to na. Anyway, it's me, Jessica. Pinakamagandang babae sa Club V. Nawala ang pagkakakunot nito at nilapitan ng bahagyang kalituhan. Oh my, you look young. Ilang taon ka na ba? And what are you doing here? Lo, OA lang? Tinaasan niya ito ng kilay bago humalukip-kip sa gilid. May bibilhin lamang ako pero nagbago ng isip ko. Parang ikaw kasi ang latipuhan ko rito eh. Willing ka bang ibenta sa akin ang sarili mo? Aniya at ginitian ang lalaki. The mall is closed. Umilap ang mga mata nito. I mean, ngayon lang to sarado. Pinasara na muna ni Dad dahil bibili ka. Ano? Gulat na tanong niya. Ang gara naman ng daddy mo kung ipapasara ang mall na to para bumili lamang ng kung ano. Dito nagulat sa naging reaksyon niya. Tamang nakamata lamang sa kanya at parabang naa-amaze sa kapestihan niya.
Hindi mo siguro kilala ang daddy ko. Anito sa patanong at mababang tono. Bakit ka naman kikilalanin ang daddy mo? Eh hindi naman siya ang type ko. Hinawakan niya ang kwelo ng polo ng lalaki at nakangising sinilubong ang titig nito. Kinabig naman siya ng lalaki na ikinagulat niya. Bakit? Sino ba ang type mo? Seryosong tanong nito. Hindi nakangiti at di rin nakasimangot pero walang emosyon sa aso nitong mga mata. Yung anak ng daddy ko? Anitong patanong at sa mababang tono. Walang gatol niyang sagot. Baga niya itong tinula o pamakawala sa pagkakahawak nito sa kanya. Damang-dama niya kasi ang init ng palad nito na may kakaibang hiliting hatid sa katawan niya. Gumisi lang ang lalaki at hinawa ang buhok nito na mas madulas pa yata kaysa buhok niya. Dalawa ang anak ng daddy ko, isang panganay at ang bunso, parehong lalaki, parehong gwapo at pareho ding macho. Sino doon ang type mo? Kunwari nag-isip siya at tumingin pa sa taas bago muling tumingin sa lalaki. Alin ka ba sa dalawa, panganay o bunso? Seryoso pa rin ang lalaki bago sumagot. Panganay, don't tell me ako ang type mo. Lumipat siya at tumingkayad bago bumulong. Pwedeng oo, pwede rin hindi. Depende sa performance mo, Pogi. Matapos niyang sabihin yon, walang lingon-likod na iniwan niya na ito. Ngunit di lumampas sa kanyang pandinig ang sinabi nito na nagpakirot sa kanyang puso. Too bad, you're not my type. Jessica's POV. Eh di hindi. Nagpupuyos pa rin ang kalooban niya sa sinabi niya ng lalaki sa kanya kanina. Kung makapagsalita, kala mo hindi ma-inlove sa kanya sa future? Tingnan natin, Pogi. Mariin niyang bulong sa kanyang sarili. Lalo pang pinagigihan ni Jessica ang pagsayaw sa gitna ng entablado. Dumarami ng customers at malamang na marami siyang makakatlog ngayong gabing ito. Nang umalis kasi siya ng mall kanina, sa club din na siya dumiretso. Mas maaga siya ng konti sa normal na paso kaya naman maaga rin siya nakapagsimula. Dahan-dahan niyang kinembot ang malit niyang bewang, pababa at pagkatapos muling tataas. Dahan-dahan ginagalaw ang makinis niyang balat. Pipikit ng bahagya at pagkadilat titingin sa nakakaakit sa mga lalaki. Napangisi siya na may lalaki hindi pa ganun katanda pero hindi na rin naman masasabing bata ang lumapit sa kanya. Kumuha ito ng 1,000 habang seryosong nakatitig sa kanya. Sa wakas naman at may tinablan na sa kagandahan ko. Impit niyang sabi sa kanyang sarili. Bahagya pa siyang lumapit hanggang sa dulo ng stage para mas mapalapit sa lalaki na naghihintay sa kanya. Saan mo balak isiksik yan? Tanong niya sa boses na kaakit-akit. Napangisi naman to at sumayas ang kamay na nagpababa siya ng bahagya upang maabot siya nito. Ginawa niya naman yun. Bumaba siya para makapantay ang lalaki. Pagkatapos walang sabi-sabing siniksik nito ang 1,000 sa pangitaas niya. Nadama niya pa nga ang mainit na balat nito na sumayat sa itaas ng harapan niya pagkalagay na 1,000. Hindi kilig ang nadama niya. Wala rin yung tila na kuryente na sinasabi sa kanya ng mga kasamahan niya sa club kapag dumampi ang katawan ko sino mang lalaki sa balat niya. Lumapit pa to sa kanya bago bumulong. Sa akin ka mamaya, table 6. Dadagdagan ko pa yun kung papayag ka sa gusto ko. Nginitian niya lang to bago bumalik sa gitna ng entablado at muling sumayaw. Scam! Hindi naman ako kinilig. Kinilabutan pwede pa. Bubulong-bulong niyang sabi habang muling sumasayaw. Dancer ako, oo. Pero hindi naman ako pumapatol sa kung sino-sino lang. Hindi miminsan na may gustong isama siya o kaya naman babayaran siya para sa buong magdamag. Ilang beses na rin niyang kinausap ng manager na may gustong isama siya o kaya naman babayaran siya para sa buong magdamag. Na mas matanda sa kanya sa Club V kung gusto niya bang magbabayad. Kapag sumagot siya ng oo, pwedeng sa dark room ang bagsak nila na nagbayad sa kanya o kaya naman sa motel. At kung papala rin naman at tiba-tiba ang customer, baka sa kondo pa ng mga ito. Hindi pa niya nakita o nasilip man lang ang loob na sinasabi nilang dark room. Pero nakita niya ang pinto nitong kulay itim at may nakalagay na for customers use only. Kung lang isang beses na siyang inalok na babayaran ng buong magdamag niya, ganong beses din naman ang pagtanggi niya. Kahit na kasi sa bar siya nagtatrabaho, iniingatan niya pa rin ang sarili niya. Mahalaga pa rin sa kanya ang kanyang iniingatan at nangako siya sa kanyang sarili na ang asawa o mapapangasawa niya lang ang sisisid sa mahiwaga niyang kabibe. Ay bongga sis, may pasiksik sa pangitaas si Kuyang, anang kaibigan niyang si Ira. Basta-basta na lang sumusupot ang babae kaya't kung minsan, di niya mapigil ang isiping pinaglihi ito sa kabuti. Tinapik mo na sana yun nasa ibaba para hindi ka nakalimutan. Ewan ko na lang kung hindi ka nun balik-balikan. Instant money din yon ha? Napairap na lang siya sa mga kalokohan ni Ira.
Mas matanda lang sa kanya to ng 2 buwan, ngunit napakarami na nitong karanasan pagdating sa mga lalaki at kaharutan. Ikaw ba naman ang halos mamahay na sa dark room at ihi na lang yata ang pahinga? Hindi yan nga rin alam kung paanong kinakain ng kasangga nito, yung ganong setup. Pero kung pagandahan lang din naman ang pag-uusapan, itabi nyo, ako na, ani niya sa sarili. Hindi hamak na lamang siya ng 10 baligo kesa kay Ira. Patatalo ba naman siya rito? Experience lamang ang lamang nito sa kanya, pero lamang din sa pagkarating sa kurba at mukha. Maya-maya hinila siya nito sa likod ng stage, dahilan para tumigil sila sa pagsasayaw. Kung maraming chismosa sa barangay nila, ito naman sa club si Ira ang tinagor ang pambansang chismosa sa Club V na pinagtatrabahuhan nila. Fresh na fresh at advance. Sa advance pa ang Ira Consumica. Maiba pala ako, di ba gusto mong mag-aral ulit? Kuryosong tanong nito sa kanya habang nakabamewang at nakatitig sa kanya. Chismosang chismosa lang ang datingan ha. Sana, kaso hindi pa kaya. Alam mo na, pasulpot-sulpot lamang ang ayuda. Bale, walang sagot na naman. Sira, pag niyaya ka kasi sa dark room, pumayag ka. Malaki magiging bayad sa'yo doon. May tip pang kasama kapag nagustuhan ng performance mo. Kahit 3 beses lang may pag-enroll ka na kahit sa university mo man gusto. Nangunot ang noon niya. Konti na nga lang at maingganya na siya sa pesteng dark room na yan. Ano bang ginagawa sa loob nun? Anong itsura? Nakakatakot ba? Tumawa ito. Ay sis, matatakot ka talaga kung malaalakonda ang bubungad sa iyong kasangga ng customer. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi ka pa nawawala sa mundo na abot mo na ang langit kahit impyero naman talagang destinasyon mo. Muli itong tumawa kahit na siya naman ay nakamaang lamang. Ano ba yan, Jessica? Wala ka man lang reaksyon? Masyado ka namang pabirhen? Napairap siya. Bakit masama ba? Kunot noong tanong niya ulit. Di naman masama kung wala pa siyang karanasan sa ganong bagay, pero di na rin naman bago pa sa kanyang ganong scene. Nanonood kaya siya ng mga kakaibang video. Totoo ba? Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Kaya naman pala ang fresh, body wash reveal sis, baka tumalab din sa akin. Tide bar, pangpaputi ng budhi. Ani niya at iniwan na to. Walang mangyayari sa kanya kung makikipagchismisan lang siya kay Ira. Bukod sa wala naman siyang mapapala dito, hindi pa siya matututo. Bago siya bumalik ng dance floor, nag-iba na ang tugtog. Naging malamyos na iyon na tila ba makapanindig balahibo. Iba na rin ang kulay ng disco light. Ibig sabihin ng star of the night na ang mag-isang sasayaw doon. Yun na rin ang oras para libutin nilang club para humanap ng mababaruutan. Pero dahil may gusto na mag-table sa kanya, doon lang siya pupunta at di na mapapagod pa para magpa-cute sa customers. Naka-plaster sa labo niya mapang-akit ng ngiti na matagal niya nang kinabisa. Habang papalapit sa table 6, may 3 lalaki din doon na nagiinuman habang masaya nag-uusap. Ang 2 kapwa may kalong-kalong na babae habang isa na may ang lalaking lumapit sa kanya kanina at siniksikan siya na 1,000. Malapit siya sa mesa ng mga ito nang bigla may humawak sa kamay niya at bahagya siyang hinila. Where are you going? Napatingin siya sa kamay nito na nakahawak sa kanya bago dumako ang paningin niya sa mukha nito. Pogi? Hindi makapaniwalang sambit niya. Bakit andito ka na naman? Problemado ka ba ulit? Sunod-sunod niya pang tanong. Sa itsura at pananamit kasi nito, hindi ito nababagay sa gantong lugar. Mukha itong yayamanin, mabango, malinis at higit sa lahat, kwapo. Aba, kung jowa ko lang to, hindi ako papayag na pumupunta siya sa gantong lugar. Baka maputol pa ang iniingatan niya. Aniya sa isip. Tumaas ang sulok ng labi nito at hinila siya paupo sa katabi nitong upuan. May nire-research lang ako. Pinasadahan siya nito ng tingin hanggang sa huminto ang mga mata nito sa suot niyang pang-itaas. Kahit siya'y napatingin din sa pang-itaas sa suot niya bago bumalik ng tingin sa lalaki. Type mo? 5 ganto ko, iba-iba ang kulay. Depende sa araw. Kumunot ang noon ng lalaki. No, I'm good. It's just that. Kinuha nitong 1,000 nakasiksik sa pang-itaas niya na nakikita ang kalahati. Bakit may pera ka dito? Wala ka bang bulsa? Kuryosong tanong nito. Natigilan siya at napaawang ang labi nang maramdaman niya ang bahagyang pagsagi ng kamay nito sa balat niya. Hindi ganon ang nararamdaman niya kanina noong isiniksik ng lalaki 1,000 sa kanya. Pero kay Pogi, kilabot, kuryente. Yun ba yung sinasabi ni Ira? Wala sa loob niyang sabi. Ha? What are you? Di na nito natapos pang nais nitong sabihin nang walang sabi-sabi tinapik niya ang nasa pagitan ng mga hita nito. What the? Footlong naman?
Gulat na sambit niya. Pero hindi niya maintindihan kung bakit niya tinapik ang kasangga nito. Napahagat-labi siya na mapagtanto niya ang ginawa niya. Ay, sorry, nadala lang. May ni-research lang din ako. Palusot niya. Ni-research? Kurot noong tanong ng lalaki bago nagpakawala ng buntong hininga. Now I wonder kung gusto mong malaman ang tungkol sa natigilan to at bahagyang lumapit sa kanya. Dahil sa kasangga ko? Ah, wala. Ano kasi, wala yun. Kali, naputo lang sasabihin. Yeah? Nang biglang pumaloob ang palad nito sa suot niyang pangitaas. So kapag ginawa ko to, okay lang sa'yo. Nawala lang to at kalimutan mo na lang? Anito habang nakalapat pa rin ang palad sa harapan niya. Damang-daman niya ang init noon na para ba nag-aatid sa kanya na napakaraming boltahe ng kuryente. Pakiramdam na tayong sa mga kasamahan at kaibigang si Ira niya lang nakariringgan. Napasingha pa siya at napapikit ng dahan-dahan itong bawiin ang kamay nitong nakalagay sa pangitaas niya. Laking gulat na lang niya nang gawa rin ito na maganghag ka ng balikat niya bago bumulong. Dark room, now. Dark room? Nauutal niyang tanong. Kahit nga yata kulangot niya, hindi siya marinig. Dahil bukod sa halos pabulong ang pagkakatanong niya, para siyang tuod ko magsalita. Inawakan ng lalaki ang braso niya at marahan siyang hinila. Teka, sandali lang naman eh. Hinila niya rin ang braso niyang hawak nito at umatras ng kaunti. Masyado ka namang nagmamadali. Hindi pa nga tayo nakakapag-warm up, gusto mo, laban na kaagad. Papahingahin mo naman muna ako. Mababali ng tadyang ko, kakasayaw eh. Saka, masakit na yung pa ako. Tinaasan lang siya nito ng kilay na parabang di ka panipaniwala ang mga sinabi niya. Mukha rin tong hindi interesado sa mga pinagsasabi niya. Mag-getting to know each other muna tayo. Ano, G? Dugtong niya pa. Marahang minasahin ng binata itong ilong saka tumingin sa kanya. Sa kondo ko na lang tayo para mas maayos ang pahinga mo. Anito at pinasadahan siya ng tingin mula mukha hanggang paa bago maling bumalik sa mga mata niya. Ano ka ba rito? I mean, don't get me wrong, pero dancer, pagpuputol niya. Fun buddy, sabi ng mga mayamang customers. Bayaran naman, tawag sa akin ng mga chismosa naming kapitbahay at peste sa mga inggiterang wala namang ambag sa buhay ko. Pero kung mangyalam, akala mo silang dahilan kung paano ko nabuo. Iningusan niya ito at ditinignan. Ikaw? Ikaw nang bahala kung anong gusto mong itawag sa akin. Gandahan mo para maiba. Jessica. Anitong nagpatigal sa kanya. That's your name, right? Tumango siya. E di yun ang itatawag ko sa'yo. Bahagya lang umawang ang labi niya dahil sa sinabi nito. Di sila lubos sa magkakilala pero wala siya makita na anumang panguhusga sa mga mata nito. Dito tulad ng iba na unang kita pa lang sa kanya, kama na agad ang gustong maging destinasyon nila at higit pa roon. Parang baliwala rito ang klase o uri ng trabaho niya, kahit sa tignan at balibag talin man ito ng pangibaba niya. Isa pa rin siyang magdalena sa mapanghusgang mata ng iba. Pero bakit sa lalaki parang mas mataas pa siya sa kalapati? Parang normal lang siyang babae na dapat igalang. Sa bagay, maganda siya. Yun talaga ang walang duda. Yun lang naman ang kaya niyang iambag, ang kagandahang taglay niya. Hindi niya tuloy maiwasang tanongin to dahil sa sobrang kakuryosohan. Bakit ba mabait ka sa akin? Nagtatakang tanong niya. Ano bang pangalan mo? At ano rin ba ang ginagawa mo dito? Umamin ka nga, type mo ba ako? Kasi kung oo, sabihin mo lang, pwede naman natin pag-usapan yan. Hindi pa rin nagbagong reaksyon ng lalaki. Seryoso pa rin to habang nakatitig sa kanya. Hindi ako mabait. Seryosong sagot nito sa una niyang tanong bago tumikim. Adam, that's my name. And no. Ngumisito at muli siyang hinawakan bago mumulong na dinig niya naman. Sasabihin ko ulit sa'yo, hindi kita type. Kagad na nag-init ang dugo niya sa huling sinabi ni Adam sa kanya. Okay na sana eh, pero may pagbawi pa talaga. Aminado naman siyang maganda siya. Papakabog ba siya? Siyempre hindi. At totoo naman kasi talaga eh. Pero hindi niya matanggap na sasabihin sa nitong hindi siya type na parabang kasalanan niya. Eh, sira ka naman pala eh. Siyang humawak sa kamay nito at tinila si Adam paalis ng club. Kung di mo pala ako type, bakit mo ako niyaya sa dark room? Sa kondo mo? Napangisi siya. At kung akala mo naman tatanggi ako, pues ano bang hinihintay mo? Arat na na makarami. Di niya na binitawan pa ang kamay ni Adam at tinila na paalis ng club fee. Di pala type ha? Tingnan natin, Pogi, dahil bago sumapit ang bukang liwayway, hindi lang talaga basta type ang mararamdaman mo sa akin. Perfect wife na ako sa iyong paningin. Aliya sa kanyang isip bago ngumisi. Pagkaalis nga nila ng club, huminto si Jessica at nilingon si Adam.
Nagtataka siya dahil hindi naman ito mukhang ordinaryong tao lamang. Kung tutuusin, mukha talaga itong galing sa mga may sinasabing pamilya. Rich kid kung sabihin ng iba. Para yung classmate niya ng elementary na may lunchbox na nalaman, eh pandesan lang naman ng laman. Kaya naman, nasaan ang kotse mo? Kuryosong tanong niya rito para masagot ang bumabagabag sa isipan niya. Natigilan naman si Adam at kumamot sa batok bago nag-iwas ng tingin sa kanya. Wala! Bagsak ang bibig na napatingin sa rito. Inihintay pa mga paliwanag na sasabihin ito sa kanya. Sabi ko naman sa iyo, 2 years from now, saka pa lang ako magiging bilyonaryo. Kaya naman sa ngayon, mag-commute na muna tayo. Okay lang ba yun sa iyo? Seryoso ba? Pinasadahan niya ito ng tingin bago nilapitan. Yung damit mo, original Lacoste yan kahit bukang simple. Yung rilam mo, Rolex. Hindi ako sigurado kung magkano pero tingin ko mahal. Yung sapatos mo, naguhumiyaw naman na Balenciaga. Paglalahad niya. Di ka rin mukhang mahirap. Lalo na ang pagbabasihan ay kilos, pananalita at indig. Tapos sasabihin mo sa akin, nag-commute na lang tayo dahil wala kang sasakyan. Niloloko mo ba ako? Hindi kita niloloko at nagsasabi ako ng totoo. Kung ayaw mong maniwala, okay lang. Hindi naman kita girlfriend para pasigatan. Isa pa. Nginisihan siya nitong parabang aliw na aliw sa kakagahan niya. Sino bang may sabi sa'yo na may sasakyan ako? Natigilan siya. Oo nga naman. Sino ba naman kasing peseng nagsabi sa kanya na may sasakyan tong si Pogi? Ang ngiti at kaangasang nakaplaster sa labi niya, nauwi sa ngiwi. Ano kasi, pakiramdam ko lang. Ani ang medyo nahihiya at napayuko na lamang. Muli siyang hinila ni Adam at sa pagkakataong yon, naramdaman niyang may nilagay to sa kanya. Na magtaas siya na mukhang nagsalubong ang mga mata nila. Hindi ko yan bigay sa'yo ha, pahiram lang. Regalo sa akin ni Alexander yan, kaya't may sentimental value. Anito habang inaayos ang kulay itim nitong leather jacket na isinusuot sa kanya. Sa ngayon, kailangan mo yan. Ayoko mapaaway sa pampasaherong jeep. Sakali mang bastusin ka dahil sasakay na roon na nakapang itaas lamang. Sa sobrang paghanga kay Adam, napayakap na rin siya rito. Ito kasi ang unang pagkakataon na may taong nagmagandang loob para takpan ang katawan niya para hindi siya maging tampunan ng tukso at maging takaw gulo. Kung ang iba'y hahayaan siyang tila walang saplot sa mata ng iba, si Adam hindi. Salamat. Halos pabulong niyang sabi. Huwag kang mag-alala. Lalabahan ko to kaagad pagkarating natin sa kondo mo. Nang kumala siya sa pagkakayakap kay Adam at ngitian ito, nagulat siya sa reaksyong nasa mukha nito. Bahagyang nakaawang ang labi, nakakulot ang kilay at nagtataka ang kulay asul nitong mga mata na nakatitig sa kanya. Bakit? May problema ba? Nag-aaral lang tanong niya. Natigilan ito at bahagyang umiling bagong umiti. Wala! Inawakan na ulit ni Adam ang kamay niya at naglakad papunta sa sakay ng jeep. Di naman bumilang ng ilang minuto may huminto ng jeep sa kanila at swerte pa dahil hindi naman ganun karami ang pasahero. 5 lang ang laman noon, 3 babae at 2 lalaki. Napasimangot na lang siya na mapansin niya. Nagpa-cute ang 3 babae kay Adam. Type ka ng 3. Bahagya niya lamang siniko si Adam bagong inuso dito ang 3 babae na magkakaibigan yata. Subukan mong tingnan. Yung mga yan, tatanggalan kita ng kaligayahan. Aniya pa bago pinanlisikan to ng mga mata. Numiti naman si Adam bago dumukwang sa kanya. Natigilan siya dahil halos gahibla na lamang ang agwat ng labi nito sa labi niya. Don't worry, hindi naman kita type. Ikaw pa rin tinitingnan ko. Giit nito bago ginawaran ng magaang hagan sa pisngi na nagpakabog na mabilis at malakas sa kanyang puso. Sa kabilang banda. Makalibas ang halos 10 minuto, nakarating na sila sa Las Casas. Isang Spanish-style hotel sa Bataan na pawang may sinasabi na pamilya habang mga nakatungtong. Tipong mayaman o sugar daddy lamang ang may afford na mag-book sa room na yon. Kaya naman, pumirme. Sa madaling salita, ano ang ginagawa dito ni Pogi sa Las Casas kung isa rin naman itong dukha? Bakit dito? Wala sa loob niyang tanong. May pambayad ka ba rito? May pera ka ba? Sunod-sunod pa't nagtataka niyang tanong. Maang nanapatingin naman si Adam sa kanya. Halatang naguguluhan ito sa walang kakwenta-kwentang tanong niya. Why? Napakamot pa ito sa batok niya. Akala yata nito. What's the matter? Nangunot ang kilay niya. May pa-English-English pa kasi ang bugok.
Feeling yata nito kabilang sila sa may sinasabing pamilya dito sa Pilipinas. Napaisip din siya, sandali, habang nakatingin sa itaas. Inaalala ko na ba ang ibig sabihin ng matter? Na maalala yung napangiti siya bago bumaling dito at saka pa lamang sumagod. Matter is anything that occupies space? Bagsak ang pangang napalingon sa kanya si Adam. Di yata inaasahan ng lalaki na alam niya ang ibig sabihin ng tinatanong nito sa nakakalokang paraan nga lang. Aba, kung tutuusin naman, may utak siya. Sadya lamang laging ang pagiging mukhang pera niya, kaya naman mas inuna niya ang trabaho kaysa mag-aral. Sira? Napapailing na tumagon na lamang ito at ginulo ang buhok niya. Pero bakit nga dito? Bakit nga ba dito? Muling tanong niya kay Adam. Hawak nito ang kamay niya at ipinalilista na ngayon ang pangalan niya sa receptionist. How old are you? Balik tanong naman ito. Hindi man lang pinagkabalhang sagutin ang katanungan niya. Habang lumilinga sa paligid at na-appreciate ang ganda ng lugar, ay sumagot siya, 17. Narinig pa niya ang pagtikim ng receptionist na wari mo ay nagulat sa edad niya, habang si Adam naman ay bumuga ng marahas na paghinga. Nang humarap siya dito upang tingnan ang mga mata nitong nakatutok sa kanya, ay bahaga siyang natigilan. May problema ba? Muling tanong niya. Umiling lamang si Adam bago hinila na siya papunta sa elevator. Hindi sila nagkikibo ang dalawa habang sakay ng elevator. Binitawan din ito ang lahat ng kamay niya na parabang napasudal sa pagkakahawak sa kanya. Parabang may kuanong aura ang namamagitan sa kanila, kaya naman di niya magawang kausapin o tanungin man lamang isa't isa. Nang huminto ang elevator sa third floor, nauna nang lumabas si Adam. Sumunod na rin siya dahil mukhang nawala sa isip itong may dalaga itong kasama. Meron lang itong sinawipe na gold card sa gilid ng pinto, and then voila! Bumukas ang pinto na parabang ginabitan ng kuanong mahika. Feel at home and take a rest. You need that. Anito at iniwan na siyang nakatulala sa bukana ng pintuan. Napakalinis ng unit ni Adam. Walang-wala ang bahay nila na mistulang payatas dahil sa dami ng basura. Nahiyatuloy siyang iapak ang sandals niya sa napakalinis na tiles ng unit ni Adam. Mabango rin ang buong unit nito. Tinanggal niya ang suot na sandals at nalagay sa gilid ng pinto bago tumuloy sa unit ni Adam. Nagahalong kulay krema at kulay puti. Brown ang kulay ng dingding. Kusina kagad ang una niyang nakita na parang built-in cabinet lang ang ginawang pagitan upang maghiwalay ang kusina at ang sala. Ang countertop sa kusina kulay brown at white na gawa sa bricks, habang ang drawer naman kulay puti. Meron ding mesang kahoy na parabang vintage table na pag-animan. Wala roon si Adam, kaya tumuloy na siya sa sala. Isang type L sofa ang naroon at may maliit na mesa sa gitna. Pero agaw atensyon naman ang napakalaking TV na naka-attach sa dingding. At sa gilid na may salaming estante na may nakalagay na iba't ibang awards at dalawang picture frame. Ang isang picture frame ay nakalagay na family picture nila Adam, habang isa naman ay, so ganito pala ang tipo ni Pogi. Yung hindi pantay ang blush on sa pisngi? Napanguso siya habang nakamasid sa larawan. Di hamak na mas maganda at sexy naman ito kesa sa katulong na yan. Giit niya pa sa larawan ni Adam at ng babaeng kasama nitong nakaakbay dito at pareho nakangiti sa camera. What do you want to eat? Ay, palaka! Nanlalaki ang mata niya nang nakaharap kay Adam. Kanina ka pa dyan? Medyo lang. Bale, walang sagot naman ito at saka tinalikuran sa ulit. You can watch TV while I'm cooking? Mariing nakamasid lamang siya sa likuran. Tinalikuran na siya ulit. You can watch TV. Habang papalayo ito sa kanya, di niya man lang nalaman na nasa likod niya pala to kanina. Maging ang lumakad to palayo sa kanya, wala siya narinig na tuyo. Tunog ng yapak ng mga to. Para bang hindi sumaside ang mga paa nito sa lapag habang naglalakad. Klase ng taong may tuturing na mapanganib. Kunot ang noo habang nakatanaw kay Adam, napausal siya. Delikadong lalaking yan. Huwag kang mai-inlove sa isang yan. Tulad ng sinabi ni Adam, nanonood na nga lamang siya. Sakto naman ang paglabas ay ang paborito niyang anime, kaya naman nag-enjoy talaga siya sa panonood. Ngunit nang mapansin niya si Adam na pabalik-balik ng lakad sa pagitan ng sala at kusina, nangunot ang kilay niya. Hindi siya sigurado kung nagsasayaw ba ito o nag-i-exercise. Tumayo siya at lumapit kay Adam na nakataligod na ito at parabang may malalim na iniisip. Hoy, ayos ka lang?
Para kang manok na hindi makita. Ang mga sisiw, anong problema? Nahihiyang nagyoko ito ng mukha at umiwas ng tingin sa kanya. Para kang sira? Aniya. Sinisilip ang mukha ni Adam na mukhang di mapalagay. Ano nga? Well, hindi ako marunong magsaing. Nahihiyang sagot nito sabay kamot sa bato. Namalapan ang bahagya ang pisngi nito bago bumuntong hininga. Malaking problema nga yan. Napatingin si Adam sa kanya. Nagtatanong ang asol nitong mga mata. Marunong ako magsaing kaya lang mahalang talent fee ko eh. Ngumiti siya sabay kindat na kinawang ng labi nito. Pero para sa'yo, libre na lang. Ngayon lang ha, next time may bayad na. Di niya na inintay pa ang sagot ni Adam sa kanya. Nagtatanong ang asol nitong mga mata. Marunong ako magsaing. Para sa'yo, libre na lang. Mahinahong tinuro din ni Adam sa kanya kung paanong gamitin at i-operate ang mga gamit sa kusina. Na matapos si Adam sa niluto nitong pangmalakas ang ginisang baka na nasa lata at sunny side up egg na butas naman ang dilaw sa gitna, nagpaalam to para maligo. Hinugasan niya ang ginamit nila sa pagluluto at isa-isang inihanda ang mga gagamitin nila sa pagkain. Kulang 20 minuto lang naligo si Adam pagkatapos lumabas na rin to at lumapit sa kanya. Sa sobrang gwapo at bango nito, muntik na yata niyang makalimutan na gutom siya. Amoy pa lang kasi ni Adam, busog na siya eh. Sakto rin naman ang pagbalik nito sa kusina, nakapagkain na siya. Si Adam na lang ang kulang para mabusog siya ng tuluyan. Hinila niya ang upuan sa tapat ng upuan ni Adam at umupo, bago inabutan nito ng kanin ng umpisa nitong chibugan. Kinuha naman nito ang baso at sininin niyo ng juice sa kaininom. Kumain ka ng marami mahal, para may lakas ka para mamaya. Ayoko manghina ka at magkasakit, alalahanin mo. Pagkatapos mo sa opisina, paliligayahin mo pa ako. Isa pa, kapag nawalan ka ng trabaho, kawawa ang mga anak natin. Lalo na si Bunso na nagagatas pa. Kanda sa mid at muntik ng maibuga ni Adam, ang iniinom na juice dahil sa kapestehan niya. Keme lang, inihanda lang kita para sa future para di ka na mabigla pa. Doon din naman ang punta nito eh. Waiting na ako kasi pa-hard to get pampeg mo. Aniya pa't di nakapagsalita si Adam at mang na nakatitig lang sa kanya kahit pulang-pulang mukha. Busog ka na ba? Maya-maya tanong niya pa dito sabay kindat. Kung makatitig ka, wagas. Huwag mo masyado ipahalata na gandang-ganda ka sa akin. Kahit matagal ko nang alam na maganda ako. Tinanggap ko na lamang kasi no choice. Umiling na lamang ako at napangiti si Adam dahil sa mga pinagsasabi niya. Di niya alam kung natutuwa ba ito o nayayabangan na sa kanya o baka naman all of the above. Pero ibang naging hatid ng ngiti nito sa kanya. Kinilig yata pati nasa ibaba niya eh. Kusan ka masaya? Napatingin sa kay Adam na magsalita ito pero hindi naman na nakatingin sa kanya. Libre lang ang mangarap. Kaya naman mangarap ka na lang ng marami. Dugtong pa ng lalaki. Pinagsasabi mo, kumain ka na nga lang na marami. Sabi kasing papalipas ng gutom eh. Sagot niya naman. Nagtataka sa mga sinasabi nito. What I mean is, umarap to sa kanya at sinilubong ang mga mata niya bago nagpatuloy. Malabo. Malabong magkatuluyan kita sa future. Kasi ngayon pa lang, didistansyo na ako. Natigilan siya sa sinabi nito at tila may pinangkurot siyang nadama sa kanyang puso. Sanay na siyang paulit-ulit tinatanggihan at tinatanggi. Pero mas nasaktan siya na marinig dito ang ganong salita na para bang di siya karapat dapat at mas mainam na layuan na lamang. Kung ganon, layuan mo ang distansya sa pagitan nating dalawa. Ngumisi siya. Pili tinatago ang kirot sa puso niya. Dahil kapag nahulog ka sa akin, hindi lang buhay, pangarap at reputasyon mong masisira. Ayokong sabihin na pati puso at isipan mo, pero parang ganon na nga. Jessica's POV. Hindi mo na sana ako inhatid, baka mamaya isipin ng mga chismosa nating kapitbahay, maniligaw kita. Habang naglalakad sa daan, palingaling nga siya dalala sa isda rin ng umaga. Malamang gising na ang mga batikang chismosa rito sa barangay nila. Sabi mo kasi wala kang pamasahe, sagot naman ito. Wala ka rin pamalit sa 1,000 kinuha mo sa wallet ko. Allowance ko pa yan para bukas kaya't kailan ko makuha sa iyong sukli? Di niya to pinansin at nagdire-diretso na lang sa tindahang malapit sa kanila para sana magpapalit. Pero pag minamalas nga naman, hayon at gising na ang isang chismosa na maaga-agang rumoronda. Uy Jessica, bago yan ah! Pinasadahan ni Aling Marites ng tingin si Adam mula mukha hanggang sa pangmalakasan itong sapatos. Kaya aga-aga nangunguna na naman to sa tambayan ng mga kachismisa nito. In fairness, guwapo. Mayaman siguro tong bago mong boyfriend, ano? Sa club mo rin ba nakuha ito?
Inila niya ang manggas ng t-shirt ni Adam para mapalapit to sa kanya bago binulungan. Huwag kang didikit dyan. Malakas ang rabis niyan. Bumaling din siya kay Aling Marites na kulang na lamang sambahin si Adam dahil gopong-gupo to sa kasama niya. Aling Marites, huwag mo ho masyadong dikitan at baka madungisan. Bawal ho kasing madikitan ng mikrobyo itong boyfriend ko eh. May sakit ho kasi itong epilepsy. Nagtatakang nilingon naman siya ni Adam. Baka sa mukha nito ang hindi pagsang-ayon sa sinabi niya. Hinawakan niya ang kamay nito at takmang hihilahin na sana na biglang tawagin ng humahangos na si Aling Mirasol ang napakaganda niyang pangalan. Jessica! Jessica! Humihingal ito sa pagtakbo. Ang mama mo! Ang mama mo sinugod! Di niya na pinatapos pa si Aling Marisol at nagmamadali ng tumakbo na siya pauwi sa kanila. Mabilis ang tibok ng puso niya at nakakaramdam siya ng pag-aalala lalo't may ideya na siya kung anong nangyayari ngayon sa mama niya. Hindi lang din ngayon ang nangyaring gantong eksena. Noon halos araw-araw sinusugod ang mama niya para lang ipahiya ito sa kalsada habang pinagsasalitaan ng di maganda. Walang hiya ka talaga. Halos liparin niya ang daan. Masalo lang ang sampal na pinadapo ng legal na asawa ng papa niya sa mama niya. Ngunit huli na. Kitang-kita niya ang bigla ang pamumula ng pisngi ng mama niya dahil sa sampal na natamo nito. Napaka-immoral mo. Ilang beses ko bang sinabi sa iyong layuan mo si Joseph? Tigilan mo ng pakikipagkita sa asawa ko. Tita Rosa! Tawag niya sa babae sabay yakap si mama na nakasalampak na sa daan at halos magkanda sira-sira ang suot na damit. Tita Rosa, tama na ho. Nasasaktan ho ang mama ko, tama na ho. Pagmamakaawa niya sa ginang, ngunit hindi naman to nagpaawat. Pilit pa nitong sinasamunutan ng mama niya at kinakalmot ang makinis itong braso. Mapanira kayo ng pamilya. Salot kayo sa lipunan. Mga walang utang na loob. Sinusustentohan nga kayo ni Joseph, gusto mo pa talaga. Kunin siya ng tuluyan sa amin. Makatikang babae ka. Tita Rosa, tama na ho. Di niya na mapigilang umiyak habang yakap ang kanyang ina at sinasalag ng kamay ang isa. Habang galit na galit ang asawa ng papa niya at walang pakundangan kung saktan ito ang mama niya. Kabaliktara naman ang sa isa. Tila tinulos lang sa pagkakasalampak ang mama niya sa kalsada. Walang kahit anong emosyon na makikita sa mga mata nito at tinatanggap lamang ang pananakit dito. Ma'am, tama na po. Bumaling siya sa kanyang likuran nang marinig ang bariton ng boses ni Adam. Ni hindi niya na napansin pang sumunod to sa kanya kanina. Nasaksihan din tuloy nito ang kahihiyan nilang mag-ina. Hawak ni Adam ang braso ng ginang kaya hindi na nito magawang sakta ng mama niya. Aalis ako ngayon, Judy, pero hindi pa tayo tapos. Oras na malaman ko nakikipagkita ka pa rin kay Joseph, pasensyahan na tayo. Malakas at galit pa rin sambit ng ginang. Ang akmang pagtulak nito sa mama niya, hindi na nito nagawa pa, bagkos ay siya ang naitulak. At ikaw naman, Jessica, babae ka rin. Pagsabihin mo naman niyang mama mo, masyado na siyang makati. Huwag mo nang hintayin para sa iyo mapunta ang karma. Piliin niya namang mabuhay nang walang sinisirang ibang pamilya. Opo, pagsasabihin ko po si mama. Nangangatal ang labing sagot niya. Kung ano-ano pa ang mga masasakit at panguyam na salita ang binitawan nito sa kanilang mag-ina bago to tumalikod para umalis. Pinanasa naman niya ang luha sa kanyang mga mata at tinalang inintindi pa ang mga pinagsasabi sa kanila. Nang tuluyan na makaalis ang ginang, inalalayan naman ni Adam ang mama niyang tumayo habang siya na may pilit inaayos ang sarili. Sinuklay niya ng kanyang kamay ang kanyang buhok tsaka inarap ang mga taong nakapalibot sa kanila. Oh, ano pang tinitingin-tingin niyo? Sigaw niya sa mga osisero at osisera nilang kapitbahay na nanonood sa kanila. Magsiuwi na kayo. Tapos na ang shooting para sa palabas na The Legal Wife. Halika na, Jessica. Don't mind them. Hinina na rin siya ni Adam habang nakaalalay naman ang isa nitong braso sa mama niya. Halika na. Lalo lang mag-uusisa mga yan kapag pinansin mo pa. Ikaw rin, umuwi ka na. Sabi mo may pasok ka pa bukas, di ba? Kinuha niyang 1,000 sa loob ng pang itaas niya at iniabot kay Adam. Ito na yung pera mo, umuwi ka na rin. Tingnan lang nitong 1,000 inaabot niya pero hindi naman kinuha. Sa halip ang mismong kamay niyang inabot ni Adam at hinila na rin siya. I'll stay for a while. Mahinang sambit nito tsaka nagpatuloy sa paglalakad habang hilahila siya pati ang mama niya. Adam? Sabi ko mamaya na ako uuwi. Baka balikan pa kayo ni Aling Rosa. Sansara nito sa kanya. Adam? Saka pa lang to huminto na mahimigan siguro ang pagkainis sa boses niya. Dumingon to sa kanya at kunot noong tinanong siya. What?
Eh, hindi mo ba ako narinig, Isad? Eh, sa lumpaampas na kasi tayo sa bahay namin eh. Singhal niya kay Adam. Bahagya naman tong natigilan. Luminga sa paligid na mapansing malayo na ang mga bahay. Ano? Bida-bida ka kasi. Halika na nga. Sa pagkakataong yon, siya naman humila sa kamay ni Adam. Pabalik sa nalampasan nilang bungalow. Minana pa ng mama niya ang bungalow sa mga magulang nito. Nag-iisang anak kasi ang mama niya at malayo pa sa mga kamag-anak nito. Kaya naman kahit kano kalaki ang bahay nila, hindi pa rin masaya. Kasi nga, dalawa lang silang nakatira. Nang nasa tapat sila ng gate ng bahay nila, napahinto si Adam. Habang siya ay binuksan ng maliit na gate at pinauna, napatuloyan ang mama niya. Nang lungunan niya naman si Adam, tila nagdadalawang isip to kung tutuloy ba o hindi. Halika na, pukaw niya rito. Nagpapalit-palit ang tingin nito sa gate nila at sa kanya. Ano bang iniintay mo, Pasko? Bagong taon? O baka naman dibo ko? Pumasok ka na bago ka pa maubos dahil sa katitingin sa'yo ng mga living CCTV dito sa barangay namin. Nang napansin ni Adam na may mga ilan-ilan ngang nakatingin sa kanila, tumuloy na rin siya sa loob. Si Jessica na nagsara ng gate at sumunod na rin papasok sa kanila. Di naman kasi sana siya ihahatid ni Adam pa uwi dito sa kanila. Kaya lang, dinekwat niya ang 1,000 nito. Ang hirap ututan ng lalaki. Kailangan pang daanin sa mahirap. Kaya naman, napilitan akong ihatid siya. Ngayon tuloy eto. Nakapanood pa ng magagang action with drama si Adam na may temang diangkop sa mga sipuning bata at chismosong matatanda. Huwag mo nang alisin ang sapatos mo. Ganon din naman eh. Matanggal mo man o hindi ng sapatos, maaligaskas pa rin ang sahig. Ano yan na mabutan si Adam? Nakatayo sa harap ng pinto, tinatanggal ang suot na sandals at tinagis kung saan. Si Adam ay nagtatanggal na rin sapatos at tinabi yon sa gilid ng pintuan. Diyan ka muna sa sala ha, magpapalit lamang ako. Aniya. Nang lingunin niya si Adam, tila tinulusto sa kinatatayuan malapit sa bukana ng sala nila. Ano? Pinagsisihan mo na bang sumama ka pa rito? Balak pa naman kita na pikutin. Umalo ng lalamunan ni Adam at namula ng bahagya ang muka habang naiilang at di makatingin ng ayos. Joke lang. Sige na, maupo ka na muna. Feel at home. Nginitian niya na ito ngayon at umupo na sa pang-isahan nilang sofa. Wala akong may offer sa iyo na pagkain, maliban sa kung anong gusto mo. Hindi pa kasi ako nakapag-grocery, so paano? Lunok-lunok na lang muna ng laway, ha? Nang di siya sagutin ni Adam, nagtungo na siya ng kwarto niya. Nagsuot lang ng maluwang na puting t-shirt na umabot hanggang kalahati ng hita niya. Tinali niya rin paitaas ang buhok niya at ginamos. May maliit na banyo sa kwarto niya kaya tingin niya na kailangan pang lumabas. Nang sa tingin niya, mukha na siyang fresh at hindi nahulas. Muli siyang nagtungo sa may sala. Nakaupo pa rin doon si Adam habang sapo nito ang noo. Umupo siya sa tabi nito at bahagyang hinaplos ang buhok nito. Ang ganda naman nitong buhok mo, shampoo reveal. Pagtutudyo niya rito na hindi naman niya pinansin. Okay ka lang? Nag-aalo lang tanong niya pa. Hindi yata ito sanay sa makalat na bahay. Tipong hayop na lang kulang papasa ng gubat. Nang lumingon to sa kanya, marahas tuloy itong napabuntong hininga. Kamusta ng mama mo? Balik tanong nito. Huwag mong intindihin si mama. Sanay na yun sa ganyang drama tapos magpapahinga na yun sa kwarto niya. Tumangulang to at saka umiwas ng tingin sa kanya. Ilang minuto silang parehong natahimik at nagpapakiramdaman hanggang tumayo na si Adam para magpaalam. I'll go ahead. O akala ko ba, I'll stay for a while ang peg mo. Anyari? Nang aasar niya dito. Angkit lang kasi dahil ang bilis mamula ng mukha nito at tenga kapag inaasar siya. Baka ako na pang isipin ang kapitbahay ninyo. Huwag ka nang lumabas. Asikasuhin mo na lang ang mama mo. Ako na ang magsasara nitong gate ninyo. Tumango na lang siya dahil wala naman siyang maisip sabihin. Isa pa, kakaiba ang pakiramdam niya. Para bang may kuanong init na humahaplos sa puso niya dahil ngayon lang yata may taong nagmalasakit sa kanila ng mama niya. Nasa pinto na si Adam. Nang humabol siya rito, tsaka ito mag-aana niyakap. Salamat. Ingat kapag uwi. Diretsong tingin at huwag mababae, okay? Tipid ng ngalitian lamang siya nito at saka ginulo ang kanyang buhok bago naglakad na papaalis. Sa kabilang banda, kinahapunan, maaga ulit siyang bumangon. Inilabas niya ang kulay pula niyang bralette at itim na blazer niyang uniform na tuwing Friday. Naglabas din siya ng maong shorts at pagkatapos ay naligo na. Wala siyang masyadong tulog gawa ng pag-aalala sa mama niya. Hindi kasi to lumabas ng kwarto nito at di rin kumain. Nang sinilip niya naman to kanina, tulala na naman.
Wala na talagang pag-asa ang mama niya. Masyado na yatang baliw at bulag sa papa niya. Ang Tita Rosa niya naman sobrang iskandalosa. Walang pinipiling lugar basta't maipahiya lang nito ang mama niya at syempre, damay siya. Ayoko na talaga sa earth. Inis na naligo na lang siya ng mabilis. Sinampo ang buhok niyang nangungulot na dahil sa stress niya sa pamilya. Tsaka nagbabad sa ilanim ng shower. Ilang minuto pa ang tinagal niya sa banyo. Tsaka siya natapos at lumabas. Hindi niya rin binlower ang buhok niya dahil matutuyo na rin naman yon sa tricycle. Di na rin siya naglagay pa ng kolorete sa mukha. Total, wala din naman. Napagbabago. Maganda pa rin siya. Wala rin kasi siyang gana. Nawawala ng gana sa lahat dahil sa kamalasan niya sa buhay. Ma, tawag niya sa kanyang ina, ngunit hindi naman siya pinansin. Nakadala pa rin to at nakatingin sa kisame nang silipin niya sa kwarto nito. Ganyan ang laging senaryo sa kanilang dalawa ng mama niya. Kung siya ay matulog, maligo at magtrabaho, ang mama niya naman ganyan. Kalahati yata ng buhay nito ay walang ibang ginawa kundi ang tumulala. Ma, aalis na po ako. Pag nagutom ka, magluto ka na lang. Pero dahil hindi ka naman marunong magluto, as usual, umorder ka na lang. Daig pa niya nakikipag-usap sa bata. Pero ganun talaga, wala siya magagawa. Isinuot niya ang itim niyang boots na abot hanggang sa tuhod niya. Bahagya na rin pinasadahan ang tingin ng itsura niya sa salamin. Cute naman siyang tingnan kahit medyo maharot. Pero sa tagal na nilang nakatira dito sa Santa Maria, wala pang nagtangka sa kanya. Tamburan ng chismis pwede pa pero ang pagtangkaan, negative. Paglabas niya ng gate nila ay bumungad sa kanya ang mga dakilang chismosa sa kanilang barangay. Sina Aling Marites, Aling Marisol at Aling Judith. Kapwa sila abala sa pahakipag-chismisan sa isa't isa nang marinig ng mga tong pagsara ng gate nila o tutingin ang tatlo sa kanya. Ko, mukhang jujuti na naman sa Jessica, ani Aling Judith. Tingnan niya naman ang suot. Labas na ang tinatago sa ikli ng short o. Damit pa ba na matinong dalaga ang suot niya? Hindi na talaga kayang pagsabihin ng batang yan. Segunda naman ni Aling Marisol. Kaya nga ayoko lumalapit ang anak kong si Boyong sa batang yan eh. Kawawang anak ko pag naging girlfriend niya yan. Napangawi siya. As if naman sasagutin ko si Boyong. Tsura niya. Ani yan sa isip. Mabuti nga't okay lang sa boyfriend niya ang ganyan. Ang gwapo pa naman ng lalaking yun at mukhang respetado. Malamang bad influence sa Jessica sa binatilyong yun. Panggagatong naman ni Aling Marites. Nagpanting ang tenga niya dahil sa sinabi ni Aling Marites, kaya naman lumapit na siya sa mga ito. Gusto niyo ho ba ng alak? Ibibili ko ho kayo para may panula kayo habang pinupulutan niyo ho ako. Namewang siya sa harapan ng tatlo habang pilit ikinakalmang sarili. Pumapatol pa naman siya sa thunders. Hindi naman siya sinagot ng tatlo at nagkani-kaniya ng pasok sa bakuran ng mga ito. Kaya mabilis niya ng kinawayan na nakaparadang tricycle. Wala siya balak ubusin ang kanyang energy sa tatlong thunders. Pasasan ba't mawawala din ang mga peste? Konting dasal na lang. Pero hindi pa rin tumalab, ipababarang niya na. Palengke po. Ani niya sa driver bago inabot ang buong 50 pesos pagkasakay niya. Habang lula ng tricycle, sunod-sunod na naman ang text na natanggap niya mula sa asawa ng papa niya. Hindi niya rin naman masisisi ang ginang kung matindi ang galit ito sa kanilang mag-ina. Ang mama niya naman kasi, magpapakaharot na nga lang sa may sabit pa. Dito na lang po, ani niya sa driver pagkarating sa palengke. Di niya na hinintay pang huminto ito sa mismong pilahan ng jeep dahil may bibilin pa pala siya sa isang tindahan. Hold up to, yuko! Sisigaw sana siya pero biglang tumawa ang peste na hold upper kuno. Nang lingunin niya to, kagad niya itong sinikmuraan. Napakasira mo talaga. Putulin ko yung isang tinatago, makita mo. Kinurot niya pa sa tagilinan ang kaibigan at dati niyang kaklase na si Francis Pineda. Sa suot itong puting seaman uniform at nangingintab na pagkaitim na sapatos. Angat-angat ito sa mga ibang napapadaan sa kanila. May mga babae rin kulang na lang magkurutan ng dahil sa kinig. Habang maharot na si Francis na may lalo nagpapakyud, inatake na naman ang pagka-GGSS. Gwapong-gwapo sa sarili. Kung di lang nanilisik yung mga mata mo habang nakatitig sa akin, iisipin kong gupong-gupo ka sa akin eh, kahit nagwapo naman talaga ako. Pangasar nito sa kanya at saka siya inakbayan. Saan ka punta? To the moon. Bale walang sagot niya rito at sabay kurot sa tagiliran nito. Di nga, sweetie pie, saan ka nga pupunta? At bakit mukhang kinulang sa telang damit mo? Labas ang tiyan pag ikaw kinabag, kubeta bagsak. Kinilabutan siya ng slight tells endearment ito sa kanya.
Pero kahit nung magkaklase pa sila ni Francis, ang kakilakilabot na sweetie pie na yun talaga ang tawag nito sa kanya. Maghahanap ng sugar daddy na mag-aahon sa amin sa kahirapan at nang mapatahimik ka ng mga kapitbahay namin chismosa. Nakaingos pa ang sagot niya rito. Alam ni Francis kung ano nga ba ang trabaho niya. Kuminsan pa nga'y pumupunta sa Club V kasama iba pa nitong mga kabarkada. Dati rin nila itong kapitbahay pero nang makakuha ng bahay ang daddy nito sa isang eksklusibong subdivision na palayo to sa kanila. Ganun pa man, paminsan-minsan nagkikita pa rin sila. Kumakain sa labas pero libre niya. At minsan naman ay siya pang nangbuburaot kay Francis na pinagbibigyan naman ito. Di ka pa nakontento sa panggagansyo mo sa akin ha? Hahanap ka pa talaga ng iba? Aba, Jessica Silverio, pag naka-jackpot ka, bayaran mong utang mo sa akin ha? Paghihimotok nito na alam niya namang Emmy lang ng peste. Di bagay dito magtampo, lalo lang to nagmumukhang sira. Pag ako yumaman, pati ikaw bibilhin ko. Isama mo pa ang puri mo, malaki ako magbigay ng tip. Aniya. Nang akmang iinom si Francis ng soft drinks, kagad niyang inagaw at siya na mismong umubos noon. Anak ng... Bagyang kinurot ni Francis ang magkabila niyang pisngi na tinawanan niya lamang. Pasalamat ka talaga. Thank you. Pangasar niya. Sige na kalbo, sakay na ako ng jeep. Dalaw ka sa Club V pag di ka masyadong busy ha. Muri nitong pinisil ang magkabila niyang pisngi, sabay turo pa sa sarili nitong pisngi. Ibig sabihin ang hihingi ito ng hagkan mala sa kanya. Matagal na silang magkaibigan kahit walang mali siya sa pagitan nilang dalawa. Isa pa, libre chancing na rin. Ginawa rin ito na maghanghagkan sa pisngi na kumabresyete sa braso nito at tulad ng dati, inihatid siya nito sa sakay ng jeep. Marami mang napapatingin sa kanila ay kapwa sila walang pakialam. Manong, dahan-dahan lang sa pagmamaneho ha? Nakasakay kasi ang sweetie pie ko eh. Sigaw pa ni Francis sa chopper ng jeep bago siya maupo sa malapit sa pinto. Ingat ka! See you again soon, my sweet. Gait pa nito at saka siya pinaliparan ng hagan sa hangin. Aminado siyang gwapo si Francis. Mabait, may respeto at higit sa lahat may pangarap. Kaya nga secret crush na ito. Pero ang pesting kalbo, hindi mo lang gumagawa ng paraan para lumagpas sa pagiging magkaibigan lang ang relasyon nila. Hindi yata siya type nito. Itsura niya. Feeling may buhok. Nang tuluyan nangang nawala si Francis sa paningin niya, pumesto na siya na maayos at iidip na muna sana. Ngunit naputol ang plano niya nang pahiga nang biglang may nagsalita sa tabi niya habang nakaupo sa pinakagilid malapit sa pinto ng jeep. Is he your boyfriend? Awang ang bibig na napatingin siya sa lalaki. Nais niyang sumagot dito na hindi niya na nagawa pa dahil lumiling na ito sa gilid ng pinto tsaka pinikit ang asol nitong mga mata. Pogi! Marahan niyang tinapik ang balikat ni Adam na hanggang makarating sila ng Kalaklan Gate ay nakapikit pa rin ang lalaki. Hoy! Pagpipilit pa niya. Oh, Lats, walay talaga. Kahit anong pangulit niya, hindi siya pinapansin ng lalaki. Balak na paman din sana magpalibre rito ng pamasahe. Adam! Muli niyang subo. Nakapikit lang ang mata nito kaya naman kitang-kita niya ang napakagwapong mukha nito. Panatag din ang mukha nito na masasabi niyang natutulog talaga ang bugok. Kung gising si Adam ay makalaglag suot kong tumingin, ngunit ngayong tulog ito ay daig pa nitong pinakamaamong panda bear na napapanood niya dati sa isang palabas. I don't like being watched. Maya-maya ay sambit nito. Nakapikit pa rin pero mukhang nagtutulog-tulugan na lamang. Amazing. Papansin. Di naman kita pinapanood. Tinititigan lang. Ani naman at ginalaw ang malantik nitong pilik. Taray, mas malantik pa sa pilik mata ko. Nagmulat ito ng mata at saka kunot ang noong bumaling sa kanya. What's your problem? At sungit? Hagkan kita dyan eh. Malapit na kasi tayo. Sa Olongga po ka rin ba pupunta? Napakamot siya ng kanyang pisngi at nakangawi. Sinalubong ang titig nito. Dito pa kasi ako bayad eh. Ilibre mo naman ako, diba? Lakas loob na niyang sabi. Mas nilawakan niya pa ang pagngiti niya kahit nanginginig ang panga niya. Sa tuwing nagkukrus ang landas nila ni Adam, hindi po pwede na hindi siya mapahiya rito o kaya naman magmistulang katawa-tawa. Bakit kasi hindi ka humingi sa boyfriend mo ng pamasahe? Balik tanong nito sa kanya, tsaka kumuha ng buong 50 pesos sa coin purse nito. Your boyfriend is not doing a good job. Dugtong pa nito. Inirapan na lang niya ito at saka humalukip-kip sa tabi nito. Magbabayad din naman tayo bang sinasabi? Isa pa, kaninong chismosa ba nito nakalap ang chismis na boyfriend niya si Francis? Ang kalbong yun?
Isang subok lang nung ligawan siya ay mabilis pa sa eroplano. Sasagot siya ng I do. Kaya lang hindi eh. Di yata na-inform si Francis kung gaano siya kaganda, kaya naman di siyang tipo nito. At isa pa, lumingon siya kay Adam, saka ngumiti. Mas type ko na ngayon ang may madulas at makintab na buhok kaysa kay Francis na kalbo. Halos babalong niyang sabi kahit nagtataka sa kanya si Adam nang lingonin din siya nito. Napapailing na pinabayaan lang siya ni Adam. Bayad nga po, 2 ulongga po. Malakas at buong-buo nitong sabi. Mas masarap pang pakinggan ang boses nito kaysa mga DJ na pinapakinggan ng mama niya sa radyo. Estudyante po yung 2 ulongga po. Segundo niya naman bago kumindat kay Adam. Maang na napatitig lang to sa kanya at saka muling umiling. Nang ibigay ng tsuperang sukle, siya na mismo naglagay noon sa kamay ni Adam. Huwag ka nang mag-thank you. Maliit na bagay lang yan. For sure naman ililibre mo pa rin ako sa mga susunod pang araw. Pangaasar pa niya rito. Sa kabilang banda. Na makarating sila sa Olongga po, nakasunod pa rin sa kanya si Adam. Akala tuloy niya sinusundan talaga siya nito. Sige na, kaya ko na to, Pogi. Aniya ang ulitin naman sa pinansin ni Adam. Huwag mo na akong ihatid, giit niya pa. Pero tulad ng laging nangyayari, nanatiling tahimik ang lalaki at di siya pinapansin. Huminto siya dahilan para mapahinto rin si Adam, tsaka niya ito hinarap. Ang kulit mo, sabi mo na akong ihatid eh. Naputol ang pagsasalita niya nung lampasan siya ni Adam. Kaya naman awang ang bibig na sinundan niya na lang to ng tingin. At ganun ang panlalaki na mata niya nang tumuloy si Adam sa building na Asian Institute of E-Commerce. Ang eksklusibong paaralan na gusto niya sanang pasukan dati. OMG! Hindi man lang sinabi sa akin ng bugok na yon na dyan pala siya nag-aaral. Napairap na lamang siya dahil sa kahihiyang natamo niya. Pakiramdam niya pulang-pulang mukha niya dahil sa kahihiyan. Akala pa naman niya iyahatid siya nito. Yun pala iisa lang ang ruta dahil magkatabi lang halos ang pinapasukan niya at ang pinapasukan ni Adam. Buti na lang talaga maganda ako. Nagtuloy-tuloy na siya at sinantabi na muna ang inis niya sa lalaki. May araw din to sa kanya. Makakaganti rin siya sa mga kahihiyang natamo niya rito. Soon, pagkarating niya sa Club B, sinilubong kagad siya ni Ira. Jessica! Tili nito na parabang kinirot ang itaas ng hita. May chika ako sa iyo, girl. At gumana na naman po ang pagiging chismosa ng peste. Siguraduhin mong may mapupulot akong aral dyan, ha? Kung hindi, friendship ka las. Asik niya rito. Kadarating niya palang bubusugin na kagad siya nito ng mga walang kakwenta-kwentang chismis. Eh kasi, Jessica, humina ang boses nito na kinakunot ng kanyang noo. At kinay, na may nakachutsak ako kagabi? Tinaasan niya to ng kilay. Di siya interesado sa kung sino mang nakachutsak daw nito. Kailangan ba talaga pati yon sabihin pa nito sa kanya? Diyos me, iyo. Binabahira lang ng hampas dupang si Ira ng kaharutan ang maninis niyang budhi. Ano ba yan, Ira? Angil niya sabay tulak ng bahagya sa babae. Alam kong maharot ka. Huwag mo nang ipangalandakan pa. Baka pati posisyon ninyo ay kwento mo pa nung tingin mo sa akin, scorer? Akmang iiwan niya na to nang muling hilahin ang kamay niya. At sa pagkakatang to, umabresyete na si Ira sa braso niya. Wala na siyang kawala. At wala rin siyang choice kundi ang makinig sa mga kaharutang nagaganap dito. Ano pa't naging magkaibigan tayo kung di mo man ako masuportahan sa karutan ko? Nakangusong saan nito na kinairap niya naman. Ganito kasi yon. Kagabi kasi, at nag-imagine pa ang bruha. Na-inlove na yata ako, Jess. Doon siya na curious. Ganun ba kagaling ang nakasalo nito kagabi kaya na inlababong bruha? Ano? Habang nagsisigawan kayo, nag-I love youhan kayo. Tapos na namarating yung ikapitong Gloria, in love ka na? Ano yan? Lokohan? Exagerad ang tanong niya. No! Angil naman ito. First time ko kasing makadama ng paggalang habang, alam mo na, nakikipagsalo. First time ko rin dito manggap ng tip or ng bayad pagkatapos ng 3 rounds. Tsaka Jess, iba kasi siya eh. Tinatanong niya kung okay lang ba sa akin ang gagawin namin. Eh syempre, okay lang sa akin. Trabaho kong paligayahin siya eh. Trabaho natin to. Pero hindi niya pinaramdam sa akin na mababang klase ako. Ah basta, hirap ipaliwanag. Napaisip siya. May baka ganong lalaki pa ba talaga? At ang bruha nakatatlong rounds pa talaga ha? Gusto ko ring maranasan mo yung naranasan ko. You mean, ang makipagsalo with care? Putol niya rito. Sira? Hindi. Ang ibig kong sabihin nung ipaparamdam sa'yo na tao ka pa rin kahit nasabay aliwan ka niya nakilala. Ikaw lang naman kasi nakakaramdam na hindi ka tao. Eh ako sigurado ko maganda ko
Depende sa mood, baliwa lang sa anya. O siya, sige na. Kung ano man yung harot na namumuo sa katawan mo, susuportahan na lang kita. No choice naman ako, di ba? Giit niya pa. Pinisil ni Ira ang magkabila niyang pisngi habang ngiting-ngiti ito sa kanya. Kaya mahal na mahal kitang pestik eh. Kahit mukha kang pinaglihis sa sama ng loob minsan. O siya, kita tayo mamayang break. Ililibre kita ng sibog. Sumayo ang kaharutan. At sumayo rin. Paliwala niyang sagot bago tumalikod na. Kailangan niya makarami. Kailangan niya makabura at ngayon dahil nangako siya sa sarili na kapag nakaipon na siya ay aalis na siya sa lugar na to. Lalo't may nakita na siyang dahilan para mag-aral ulit. Kailangan niya maging karapat dapat sa mata ni Pogi. Jessica's POV. Jessica, baby! Muntik pa siyang madulasan dahil sa malaing kantong boses na yun. Kahit maraming tao sa Club V at halos eksika na sa baba ng stage, hindi-hindi magkakamali sa Jessica kung sino may-ari ng boses na yun. Nang lubingon siya sa gawing kanan sa ibaba ng entablado, napabuntong hininga na lamang siya. Hindi nga siya nagkamali. Ang bugok na si X ang tumatawag sa kanya. Ronaldo Montemayor o mas kilala bilang X, anak ng isang mayamang businessman at kaklase niya rin dati. Lumapit to sa gilid ng stage kung saan siya nakapwesto at tahimik na sumasayaw. Akin ka mamaya ha, may 1K ako rito. Libre ko pa pulutan mo. Nagmamagaling nitong sabi na tila siguradong sigurado ito na papayag na siya. Dagdagan mo na 500, ikaw pa naman ang RK tong friend tapos 1,000 lang kaya mong ilapag para sa akin? Paghihimotok niya naman. Mahal naman ang talent fee mo, samantalang may papakilala lang naman ako sa iyong bagong sugar papa. Kuminang kagad ang mata niya sa tuwa. Pagdating talaga sa panggugoyo, the best pa rin ang kaibigan niyang ito. Fresh pa yun. Nagkakilala sila ni Ronaldo ng grade 12 sila. Nirigta siya nito sa mga bully nilang schoolmates, ngunit ang kapalit noon, ang bugok na lalaki naman ang pumalit upang araw-araw siyang kulitin. Ganun pa man naging close sila at magkasundo naman sa halos lahat, pero na lang sa katalinuhan. Napag-iiwanan siya pagdating sa academic chemistry route na yon. Aminado siyang di siya matalino pero hindi rin naman siya papayag na tawagin siyang bobo. Tamang lagi siyang may perfect attendance, award and the rest, dinadaan na lang sa ganda. Baka naman mabaho ang hininga niyan, lagot ka sa akin. Tinaasan niya to ng kilay at saka bumaba ng stage. Lumapit siya kay Ronaldo at tinuloy ang pakikipagbiroan dito. Paminsan-minsan na lang din kasi nagagawa itong si Ronaldo dito sa club. Kuminsan bumibilang ng isang buwan bago niya ulit to makita at tulad ni Francis, sa isang eksklusibong subdivision, nakatira itong bugok na si Ronaldo. Di niya nga alam kung bakit puro rich kid ang nagiging kaibigan niya. Siguro dahil maganda siya. Jessica! Napalingon siya sa kanyang likuran kung saan naroon ang tubawag sa pangalan niya. Nagpaalam naman si Ronaldo sa kanya na makitang baklang si Mamita, ang manager nila ni Ira dito sa Club V. Allergy sa Becky ang bugok? Bakit po, Mamita? Magala niyang tanong dito pagkalapit niya. Pinasadahan siya ng tingin nito mula mukha hanggang paa bago ngumiti. May pinapagawa kasi si Big Boss. Kailangan 3 babae sa dark room ngayon. Pag-iimporma nito sa kanya. Handa na sana siyang tumanggi nang muli na naman to nagsalita. Kasama rin si Ira, isa pa matandang incheck ang kliyente. Pero Mamita, hi na ko Jessica, tigilan mo yung kaartihan mo at gawin mo na nang pinapagwa sa inyo sa darkroom. Total wala ka namang kliyente ngayon, walang kita. Singhal nito sa kanya na ikinagulat niya. Lakad na sa darkroom, sa room number 8. Hindi yan na nagwapan tumanggi dahil tinilikuran na siya nito kaagad. Wala na siyang iba pang nagawa kundi ang sundin ang pinag-uutos sa kanya. May punto naman ang manager niya. Trabaho niya magbibigay aliw sa mga customers pero iniisip niya palang pupunta siya ng darkroom, kinakabahan na siya. Nanlalamig ang mga palad niya. Higit sa lahat, nangangatog ang tuhod niya. Paano pa kaya kung may pagawa sa kanya matandang insik na sinasabi sa kanya ni Mamita? OMG, hindi maaari. Mahalaga sa akin ang iniingatan ko. Mariin niyang sabi sa sarili. Wala siyang pakialam sa galit ng manager niya. Kahit anong oras naman po pwede siyang umalis sa Club V kaya lang, simula na ng kalbaryo para sa kanila ng mama niya. Wala silang income, wala siyang ipon, at madalang pa sa patak ng ulan tuwing summer kung magpadala ang papa niya. Kailangan ko makahanap ng customer na mapera. Aniya sa sarili at sa kanilibot ang tingin sa club. Nasaan na ba si Ronaldo? Pwede na yung bugok na yun? Total may pinakilala naman siya. Jessica, halika na sa dark room. Tawag sa kanya ni Ira na mukhang ready na rin sa bakbakan. Mauna ka na. May customer kasi ako hindi pa nakakabayad eh. Sisingilin ko muna. Pagsasinungaling niya.
O sige, bilisan mo lang ha. Baka palitan ni mamita ang slot mo. O kaya naman baka magalit yun sa'yo. Tapalan mo na lang ng 500 ang bibig ni Bex para manahimik na. Paglalahad nito at saka siya iniwan. Nang nawala sa paningin niya si Ira, bumalik siya sa gilid ng stage. Tamang tingin sa kaliwat kanan para maghanap na mahuhututan. Pero nang bumaling siya sa bandang gilid, nakita niya ulit ang manager niya. May kausap itong isang lalaki na naka-all black na damit, matangkad, matikas at mukhang sanggano. Bulong niya sa sarili. Napatingin din ang manager niya sa kanya, dahan-dahan upang tumaas ang kilay nito at lapitan siya. Ngunit bago pa ito makalapit sa kanya, agad-agad na siyang umalis sa kinilulugaran niya at inanap na ulit si Ronaldo. San ba kasi nagsuot ang wallet stick na, sorry, I didn't mean... Kapwa sila natigilan na magkabungguan sila ng lalaki. Pero dahil sa tangkad ng lalaki sa balikat siya nito umuntog. You look flustered. Anang lalaki, buong-buo ang boses nito at pamilyar sa kanya ang amoy at ang boses nito. Are you okay? Giit pa nito. Nang tingalain pa ang lalaki, hindi na nga siya nagkamali. Ligtas na ang kanyang iniingatan. Adam! Nakangiting bungad niya rito bago lumingon sa pinanggalingan niya. Nakita niya ang manager niya na lumingalinga at tila may hinahanap kaya naman hindi niya papalapit si Adam sa kanyang katawan. Hagkan mo ko, bilis! Nagmamadaling utos niya rito. Papalapit na si mamita kaya naman kailangan niya ng agarang aksyon. Bilisan mo habang G pa ako. Ha? But, sabing hagkan mo ko eh, bilis! Ipinikit niya ang mga mata niya at bahagyang umuso pero ang siste. Wala namang lumalapat sa labi niya. Muli siyang nagmulat at ganoon na lamang ang gulat niya na makita na malapit na ang manager niya sa kanila. Hinila niya si Adam. Peste, sabi hagan mo ko. Di niya na nagawang tapusin pa ang nais niyang sabihin na bigla na ring lumapat ang labi ni Adam sa kanyang labi. Nilapat ni Adam ang katawan nito sa kanya, kinawit ang mga braso sa bewang nito. Naramdaman niya ang kuryente na kumakalat sa kanyang katawan. Ngunit bago pa magsingkin sa isip niya kung anong ginagawa nila, pinalalim na ni Adam ang hagka na pinagsasaluhan nila. It became aggressive yet passionate. Para bang hinihigop nito ang lahat ng lakas niya. Isang uri ng hagka na gumising sa kanyang katawan at isipan para hagkan din ang lalaki pabalik, and she did. She kissed him back. He was her first, ang kauna-unahan niyang nahagkan. Hi nako, Jessica. Siguraduhin mong may mapapala ka dyan sa kahagkan mo ha, dahil kung wala makukuturot ko talaga yung tinatago mo. Sakalang siya natigilan na marinig niya ang boses na yon ng kanyang manager. Minulat niya ang kanyang mga mata at ganun na lamang din ang gulat niya nang masalo niya ang kulay asul na mga mata ni Adam na nakatitig din sa kanya. Kagad siyang bumitaw dito at saka pa lang niya napagtanto ang kapeste ang nagawa niya. Hagan mo ko? Inagan mo ko? Halos pabulong niyang tanong, tsaka nilahad ang kanyang palad sa harap na nagtatakang si Adam. 1,000 hagkan. Bayad muna bago larga. Pampalubag man lang para sa first kiss niyang itong nakauna. Kahit siya naman ang tuwang-tuwa. Sorry. Yun lamang ang tanging nasabi sa kanya ni Adam, tsaka tumalis na para ba nagmamadali. Na para bang hindi nga sila nahagkan ito at hindi ito ang first kiss niya. Mabango naman ang hininga ko ah. Pagmamaktol niya sa kanyang sarili. Tsaka nakipagseksikan sa mga nasa club. Kulang na nga lang uyain niya ang bibig ko kanina. Itsura mo, Adam. Kahit wala pa siyang karanasan sa pakikipagrelasyon, may alam naman siya sa pagiging intimate sa lalaki. Isa pa bukod sa panonood ng R18 na movies, nag-i-imagine din siya minsan kaya hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang iniwan ni Adam pagkatapos itong mahagkan ang labi niya. Jessica! Naagaw ang atensyon niya mula nang tumawag sa kanya. Kagad din tong lumapit at tinawakan siya sa braso. Namamanghang napatitig siya dito. Ate Denise? Hanggang ngayon naiilang pa rin siya dito. Famous kasi. Bakit po? Ngayitian naman siya ni Denise na bahagyang napaagang nang nararamdaman niya. Hindi niya kasi ito masyadong close dahil may iba tong kagrupo. Bukod pa sa isa ito sa star dancer nila, mas matanda rin ito sa kanya ng 2 taon. Nakakailang... Din ang aura nito pero aminado siyang maganda talaga si Denise, lara na sa malapitan. Gray ang kulay ng mga mata nito na binigaya ng malilintik at mahabang pilig. Matangos ang ilong na sumakto rin sa natural at mapulat manipis itong labi. Sa unang tingin matatarayan ang kung sino man dito, lara na kung di talaga sila close.
Pero pag nagkausap namang ito ay lagi itong may ngiti sa labi. Kaya naman mahirap basahin kung ano nga ba talaga ang personalidad nito. May customer ka ba ngayon? Tanong nito. Titig na titig sa kanya habang nakangiti. May sideline kasi ako eh. May grupo kasi na magkakaibigan ang kumausap kay Mommy Vicky. Kailangan daw nila ng regalo para sa kaibigan nilang may birthday ngayon. Napabuntong hininga na muna si Denise bago muling bumaling sa kanya. Medyo naiilang na. Ako raw ang gusto eh. Di naman ako makatanggi. Alam mo na, trabaho ko to. Mahabang paliwanag nito. Naiintindihan niya ito. Dahil kahit siya hindi makatanggi minsan, kasi nga kailangan at trabaho nga nila ito. Pero bakit siya ang nalapitan nito at hindi ang mga kaibigan nito? Di na sana siya magtatanong at sasabihin kung anong nasa isip niya nang muli itong magsalita. Nasa dark room si Aiza. Si Grace naman tinakas ng customer niya. Ano pong gagawin? Tanong niya na lamang. Wala rin naman siyang customer ngayong gabi. Nagliwanag kaagad ang mukha niya. Nang hawakan ang magkabila niyang kamay. Palitan mo muna ako sa VIP stage mamaya. Okay lang ba? Nanlaki ang mga mata niya. Ibig sabihin, sasayaw siya noon bilang star of the night? OMG, kabado 20 siya pag nagkataon. Dalawa kasi ang hanin ng mga customers na pumapunta sa Club V. May VIP na karamihan malalaking tao at may mga sinasabi sa buhay na sa VIP area kagad ang tungo at meron din namang normal lang. Ito naman ang pangkaraniwang customers na halos araw-araw yata pumupunta sa club. You mean, sasayaw ako bilang star of the night sa VIP room mamaya? Manghang tanong niya rito na tinanguan lamang ni Denise bilang sagot. Kaya ko ba dun? Hindi pa ako nakakapasok sa VIP room eh. Hindi katulad dito na medyo magulo ang customers. Nakangiti pa rin saad nito. Konti na lang mapapapayag na siya nito. Babayaran ko na lang pagrelyebo mo sa akin mamaya. Please, Jessica, pumayag ka na. At bumigay na nga talaga siya. Lalo pa na sabihin itong babayaran siya. Wala namang mawawala sa kanya eh. Ganon din naman. Sasayaw lang siya na mas maharot sa pinakamaharot na bewang niya para mamaya. Duh! Star of the night lang naman ang peg niya eh. Kailangan yung pangmalakasan ng performance level niya. Sige nga po, ang ganda mo kasi, ang hirap mong tanggihan. Nakangiti na rin sagot niya. Nakiusap siya ni Denise bilang pasasalamat, saka ito umalis. Ngunit bago tuloy ang maghiwalay ang landas nila, sinabihan na siya nitong kakausapin itong MC para mamaya. Sinipat pa nito ang suot niyang relo bago nagpa siya na pumunta sa VIP area. Habang binabaybay, ang daan papasok doon ay hindi niya maiwasang makadama ng kaba. Nanlalamig ang mga palad niya at halos ayaw niyang humakbang ng kanyang paa. Ganon pa man kailangan niya magpatuloy para sa ekonomiya. Aniya at saka nagpakawala ng marahas na paghinga. Muli niyang sinipat ang kanyang relo upang tingnan ng oras. Eksakto alas 12 ng gabi tatawagin ang pangalan niya para sumayaw sa stage sa VIP sa 11:45 PM. Napabuntong hininga siya at kinapa ang kanyang dibdib para may mga dagang nagugunahan sa loob noon dahil sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. 11:50 PM. Peste! 10 minuto na lang sisikat na ako. Aniya bago pinunasan ang pawis niya sa noo. 11:58 PM. Nakatuloy na siya sa VIP area at kagad na tumuloy sa gilid ng stage. Maraming tao na halos lahat ay mukhang respetado at etukado. Nakaupo lang din sila sa kanika nilang upuan habang tahimik na nagiinuman. Ang iba ay mga babaeng katabi na at iba naman nakikipagkwentuhan lamang. 11:59 PM. Napanunok siya at pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Bago pumikit, nang pagmurat niya ng kanyang mga mata, sakto naman, namatay ang ilaw. Tayang ang kulay pulang ilaw sa gitna ng stage ang makikita habang unti-unti ay lumalakas ang kakaibang tunog ng musika. 12:00 PM. Napabuntong hininga siya at inihanda na ang kanyang sarili. Ladies and gentlemen, mula sa kadiliman umalingaw ang buong buo na boses na ngayon ng MC. I am thrilled to be asked to be here tonight to bring this wildcat on stage. So without further ado along with me, let's give a warm welcome with a big round of applause for Jessica. Nagpalakpak na lahat kasabay ng walang humpay na hiyawan ng mga manonood. At sa nanginginig na tuhod ay dahan-dahan na umakit siya na stage. Kasabay na lumalakas sa tunog ang maharot na musika ay ang marahan niyang sinayaw sa maliit niyang bewang.
katulad ng kung paano silang tinuruan ng manager nila sa tamang pagngiti at pagsayaw upang umakit ng maraming customers, ay ganun din ang ginagawa niya. Sumasabay ang balingkinita niyang katawan sa sigaw ng musika. Pirikit niya ang kanyang mga mata at pilit na dinadama ang tunog na siyang bumubuhay sa madilim na gabi. Pinakawalan pa niya ang kanyang sarili. Hinayaang tangayin ng maharot na tugtugin. Hindi lamang iisang beses, hindi rin dalawa, kundi tatlong beses na may lumapit sa kanya upang lagyan siya ng pera. Mayroong siliksik sa loob ng suot niyang pangitaas. Mayroon din na sa boots niya. Ngunit sa panghuli ay napamulat siya dahil sinuksok sa isang lalaki ang pera sa suot niyang pangibaba na may bandang puson niya. Ilang minuto na ba ang lumipas? Simula nung tinawag ng pangalan niya upang sumayaw. Ilang minuto na bang naghihiyawan ang mga parokyano dahil sa pagsaya niya sa gitna na yung tablado? Nagsisiyahan ba ang lahat sa performance niya? Naakit ba mga ito? Tama ba? Tama bang ginagawa ko? Pabulong niya pang tanong sa kanyang sarili. Naangamba na baka hindi, na baka mali, na baka hindi siya para dito. Pero sa bandang huli, trabaho ko to. Trabaho ko magbibigay aliw sa lahat ng naririto. Ilang minuto pang tinagal niya sa entablado bago muling bumukas ang ilaw. Kasabay ng pag-iiba ng tunog. Tumayo lahat ng nanonood at pinalakpakan siya. Nakuha pa niyang ngitian ng lahat at numuko hanggang sa unti-unti nang umaakit sa stage ang iba pa na mga dancers para palitan na siya. Yun na rin ang oras para makapagpahinga naman siya. Buwaba na siya at kagad binaybay ang likod ng stage para pumunta sa salida na nakalaan para sa kanya. Ngunit natigilan siya sa paglilakad na makita niya ang tatlong lalaki na tila may inaabangan. Nanlalamig ang katawan niya, lalo nang tumingin ang isa sa mga tatlong lalaki sa kanya bago umisi. Kanina pa kita hinihintay, nakangiting wika ng lalaki, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Jessica, right? I can offer you a big amount of money kung papayagan mo kung makasalo ka. Kinakabahan siya bago umatras. Akmang tatakbo na siya nung hilahin ng lalaki ang buhok niya. Napangiwi siya sa sakit, pero hindi niya hahayaan na magtagumpay ang lalaki sa binabalak nito. Bitawan mo ko. Ayoko sa'yo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Sunod-sunod pa niyang sigaw habang pumipiglas. Hinawaan niyo siya. Itinulak siya ng lalaki sa dalawa pang lalaki na kasama pa nito. Tuturuan ko ng leksyon ang babaeng yan. Malakas niyang sigaw pero sa lakas ng musika sa club, malamang na walang makakarinig sa kanya. Tinawanan lang siya ng tatlong lalaki na lalo pang nagpatindi ng takot ng darama niya. Sa pagkakataong ito, napaiyak na lang siya habang patuloy na sumisigaw. Ang ayaw ko sa lahat, yun na pupunta ang pera ko, sa wala. Natigilan siya saglit dahil binulong sa kanya ng lalaki. Diba ang sabi ko dati, sa akin ka? Sa table number 6, natatandaan mo ba? Nanlaki ang mga mata niya dahil sa kaalamang iyon. Natatandaan niya ngayon pero hindi niya inaasahan. Nahahantong sa ganito. Naramdaman niyang hinawakan itong waistline ng short niyang suot na nagpalakas ng kabog sa puso niya. Sa malabong paningin at pinaghalong takot, ang kawalan ng pag-asa ay naisigaw niya ang pangalang sanay narito upang tulungan siya. Pikit mata, tinanggap na sarili niya mga oras na iyon. Wala na siyang kawala. Wala na siyang laban. Na kahit ano pang tawag niya sa papa niya upang humingi ng tulong ay wala rin namang mangyayari. Hindi siya maririnig nito at wala rin may gustong tumulong sa kanya. Ngunit lumuwag ang pagkakahawak ng lalaking nasa likuran niya sa kanyang bewang. Kasabay ng paglingon niya rito ay siya ring pagbagsak nito sa lapag habang sapo ang tiyan. Nang lingonin niya kung sino may gawa nun sa lalaki, napaawang ang bibig niya. Adam? Yes, it was him. Awang ang bibig, hindi makapaniwala habang nakatingala sa matangkad na lalaking dumating. Patay sindi ang kulay dilaw na ihilaw sa hallway papunta sa silid na nakalaan para sa kanya. Pero kitang-kita niyang galit sa kulay asul ng mga mata ni Adam. Ngunit bakit nasa VIP area ang lalaki? Akala niya umalis ito matapos ang hagkan na pinagsaluhan nila. Nainiwan na siya nito matapos siyang sabihan ng sorry. Ang lalaki na nakandusay sa lapag na kanina'y nasa likuran niya ay galit na tumayo. Peste ka? Mahanap kaya ng babaeng makakalaro? Wag lang ang laruan ko. At wag kang makialam. Baka hindi mo ako kilala. Baka ilamero ka? Sino ba yan? Sigaw naman ang isa pang lalaki. Kasama ng mga nanghaharang sa kanya.
Nang tuluyan na makatayong lalaki sa mukhang leader ng dalawa ay muli nitong tiladyakan si Adam sa tiyan. Nabawal ito sa lapag at napaubo ng dugo. Napatili naman sa Jessica na makita na susugurin si Adam ng dalawa pang lalaki. Di niya alam kung ano ba ang dapat niyang gawin. Nag-alala siya dahil tatlo ang mga lalaki ng harang sa kanya. Sabang nag-iisa naman ni Adam, baka mapahamak pa ito dahil sa kanya. Ngunit bago pa nga mangyari ang isip niya at ang akmang pagsugod nito ng dalawang lalaki, nagpakawala ito ng sipa sa pangan ng isa. Habang isa naman ay napahawak ito sa braso at binigyan siya ng suntok na suntok. What the? Adam seems so pro in premarital arts. Sino ka ba? Dugoan ang bibig na tanong ng lalaking sinipa ni Adam sa opisina. Sa halip na sumagot, ekspertong sinugod ni Adam ang dalawang lalaki at pinatikim na solidong suntok at sipa sa katawan. Wala tong pinalampas na pagkakataon at pati ang leader ay ng dalawang lalaki pinahirapan din ito hanggang sa hindi na makagulapay pa mga ito. Di na siya malapitan ng tatlo. Walang kahirap-hirap na napabagsak nito ang tatlong lalaki na balak pa siyang gawa na masama. Sa tuwing sumusubok ang tatlong lapitan si Adam ay sinisipa nito. He was so graceful na hindi man lang yata ito pinagpawisan. Muli na namang bumangon ang leader ng dalawang lalaki tsaka hinawakan ang braso niya. Kung sino ka mang pakialamero ka, huwag kang makikialam dito. Umigting ang panga ni Adam na makita nitong hawak-hawak siya ng lalaki. Walang hiyaha ka? OMG! Kahit ang pagmumura nito ay ang sarap pakinggan. But then, ngayon niya lang narinig na mura na si Adam. Binayaran ko ang babaeng to. Sa tingin mo ba hahabul-habulin ko to kung hindi ko naman binayaran? Ipiniksi niya ang braso niyang hawak ng lalaki para makawala. Bitawan mo nga ako. Sinungaling ka. Nising kong duling wala ako nakuha sa'yo. Kaya naman bitawan mo na ako. Mahilig ka? Leave her alone. Malamig at maring bigkas ni Adam. Pabalya naman siyang tinulak ng lalaki sa gilid. Sa lakas ng pagkakatulak sa kanya nito, muntik pa siyang umuntog sa pader. Mabuti na lang at naitukol na niya ang palad niya. Kung hindi, baka nabawangasan din ang maganda niyang mukha. Susuri-suri ang lalaking tumayo bago dinuro si Adam. Nakikipag-away ka na dahil sa babaeng yan. Peste ilang lalaki na ang gumalaw dyan na. Malamig at sanay na sanay ka na dyan. Gamit na. Nanlaki ang mata na Jessica sa lantarang pangbabatikos sa kanya ng lalaki. Susugurin niya sana ito kaya lang naunahan ng leader ng mga ito. Na makatayo, iika-ika itong sumunod sa dalawa. Nais pa nga sanang habulin ni Adam ang tatlo pero may rin niyang hinawakan ng kamay nito para pigilan. Tama na! Napatingin si Adam sa kanya na nakahawak sa kamay nito. Kahit siya'y nagulat nung hawakan nito sa kamay. Tahimik na nagpapakiramdaman lang sila habang magkahina ang kanilang mga mata hanggang sa siya ang naunang magsalita. Salamat. Mahinang sambit niya na sa wakas, unti-unti na siyang kumakalma. Ang galit sa asul nitong mga mata biglang nawala. Tila kalmado na to at tinaramdam ang galit sa katawan nito. Binitawan niya ang kamay ni Adam at saka tumalikod. Pero sana hindi ka na nakialam. Sana humingi ka na lang ng tulong sa mga guard o kaya sa bouncer. Sana hindi ka na nakipag-away. Paano kung... Hindi niya naiwasang mapahigbe na maisip na baka mapahamak ito. Paano kung nasaktan ka? Dinampot niya ang blazer niyang nasa lapag at basa na lang sinuot. Napati ng isang strap ng suot niyang pangitaas. Gulo-gulo din ang buhok niya, malamang mukha siya madungis at kahiya-hiya. Nang wala naging sagot kahit isa si Adam, hinayaan niya na to at naglakad na papalayo. Tumutulo ang luha niya habang naglalakad sa hallway. Hiyang-hiya siya sa sarili, lalo na't nasaksiyan ni Adam ang nangyari. Narinig nito ang panghuhusga sa kanya ng mga lalaki. Nanginginig pa rin ang katawan niya at unti-unti na naman lumalakas ang kabog ng puso niya. Kung di dumating si Adam, walang magliligtas sa kanya. Malamang nagawa na siya ng masama at pinagkakatuwaan ng tatlong lalaki kanina. E-demanda mo sila. Natigilan siya sa paglalakad na marinig ng buong buo at malamig na boses ni Adam. Hindi niya namalay na nakasunod na pala ito sa kanya at di niya narinig ang yapak ng paa nito. Kahit na ang paghinga, siguro abala siya sa sarili niyang pakiramdam. Hindi mo dapat palampasin ang ginawa nila sa'yo. Akala ko ba mahigpit ang seguridad sa club na to? Sumingot naman siya at saka pinunasan ang luha sa mga mata niya bago umiling. Hindi na. Narinig na niya ang marahas itong pagbuntong hininga.
Maya-maya pa'y nasa gilid na niya ito. Gulat siyang napalingon dito at walang sabi-sabi, hinila nito ang napad na strap na pangitaas niya. Isinuot din ito sa kanya ang... Hindi niya narinig ang yapak ng paa nito. Suminghot siya at saka pinunasan luha sa mata niya bago umiling. Narinig niya ang marahas itong pagbuntong hininga. Maya-maya pa'y nasa gilid niya na ito. Gulat siyang napalingon dito na walang sabi-sabi. Hinila nito ang napati na strap na pangitaas niya. I'm serious. I-demanda mo sila. Muli siya nagpunas ng luha at tumarap dito. Dina, mapapahiya lang ako. Baka pagtawanan pa ako ng mga pulis kung sakali. Sino naman ang maniniwala sa akin sakaling magsumbong ako? Sa itsura kong to, sa ayos ko, bayaran nga ako, diba? Baka nga ako pa mabaliktad at sabihan na gold digger . Mapait siya na pangiti at nagbaba ng tingin. Di niya kayang salubungin ng mga titig sa kanya ni Adam. Isa pa, mag-aalala si Mama. Ayoko mangyari yun. Ayoko na pati ako dumagdag pa sa mga iniisip niya. Dugtong niya pa at saka muling tumingin kay Adam. Kaya naman, please lang. Sana sa atin na lang to. Ayoko makarating ang nangyari sa akin sa ibang tao. Sinubukan itong hawakan ng kamay niya pero umatras siya. Napabuntong hininga na lang ito at saka marin pang nakatitig sa kanya. Baka abangan ka ulit ng mga lalaking yon. Sasamahan na kita? Umawang ang labi niya sa sinabi nito. Ha? Papunta na ako ng silid ko at saka maaga pa. Tumingin siya sa relo niya at saka maring tumingin kay Adam. Alas 2 pa lang na daling araw, mamayang 5 pa ang uwi ko. Huwag ka mag-alala, kakausapin ko si Mommy Vicky. Hindi na muna ako lalabas hanggang matapos ng duty ko. Nakatitig lang si Adam sa kanya. Wala na rin siyang makita na kahit anong emosyon sa mukha nito. Seryoso lang ito at may malalim na iniisip. Hanggang sa hinawakan ito ang braso niya at tinila na siya. Okay, sumama ka sa akin, Jessica? Sa kabilang banda. Adam, saan ba tayo pupunta? Nagdadalawang ilit siyang tanong. Ngunit kung saan ba sila pupunta? Tulad kanina, tahimik lang si Adam. Noong hawakan pa nito ang pulsuhan niya at ilabas siya mula sa Club V, naging tahimik lamang ito at mukhang may malalim ding iniisip. Di na rin siya nito hinayaan bumalik pa sa pagsayaw hanggang ito rin na nagpaalam para umalis na sila. Di niya na alam kung saan ba sila dadalhin ni Adam, pero panatag din naman siya na wala itong gagawing masama sa kanya. At least that's what she felt right now. Hindi rin naman kasi ito mukhang sanggano tulad ng tatlong langharang sa kanya. Habang sakay ng jeep, hindi niya ito maiwasang hindi titigan. Paminsan-minsan kinikuyom ni Adam ang kanyang kamay at umiigting ang panga nang dahil sa galit. Bagamat kalmado na to sa tuwing napapatingin sa kanya, di niya pa rin maiwasang isipin na baka apektado rin to sa nangyari kanina. Na baka may konong tumatakbo sa isipan nito ngayon, o baka naman tulad ng tatlo, mababa lang din ang tingin nito sa kanya. She smiled, a bittersweet smile. Hindi naman siguro. Magkatapat sila na puan na parehong nasa gilid ng pinto. Hawak nito ang shoulder bag niya at suot naman niyang leather jacket ni Adam bilang pantakip sa kanyang katawan. Apat silang sakay ng jeep, ang dalawang pasahero at parehong babae na nasa side niya na nakaupo. Tinitigan niya si Adam kung titingin ba ito sa dalawang babae, pero nanatili lamang itong seryoso habang nakatingin sa labas ng pinto. Sa tuwing tatawagin niya naman to o tatanungin, lumilingon to sa kanya, sabay bahagyang ngumiti, pero babalik ulit sila sa pagiging seryosong ekspresyon ng mukha pagkatapos. Makalipas na ilang minuto na pansin niya, lumampas sila sa palengke ng Castillejos kung saan dapat sa bababa. Kumunot ang noon niya at nagtatakang tiningnan ng kalsada kung tama ba ang nadaanan nila. Pero hindi nga siya nagkamali. Lumampas na nga sila. Adam, saan mo ba ako balak dalhin? Galit na ang tanong niya. Kapag hindi ito sumakay at sumagot, bababa na talaga siya. Hindi mo ba talaga sasabihin? Nanatili namang tahimik si Adam habang nakatitig sa kanya. Okay, Manong. Dito. Fine. Lumapit to sa tabi niya, kaya naman, hindi niya natuloy pa ang pagpapara. Sa bahay tayo, dugtong pa nito. Saan? Taga rito ka? Sunod-sunod at namamanghani ang tanong. Yup, yun ang naging sagot nito at saka tumingin sa labas. Nang tumapat ang jeep sa Sierra Subdivision, doon na pumara si Adam. Hawak pa rin ito ang bag niya bago magaang hinawakan ang kamay niya upang hilahin ng pababa ng jeep. Teka sandali,
Nilingon siya ni Adam na parabang nagtataka. Dito ka ba nakatira? Diyan ang bahay ninyo? Sunod-sunod pa niyang tanong at tinanguan naman ni Adam bilang sagot. Hinawakan ulit ito ang kamay niya at hindi na siya papunta sa isang eksklusibang subdivision. Wala siyang alam tungkol kay Adam. Tanging ang unang pangalan nga lamang nito ang alam niya. The rest, nga. Kaya naman, hindi niya alam kung ano ba talaga ang dapat niyang isipin at maramdaman niya para dito. Jessica's POV. Ilang minuto pang tahimik lang sila naglalakad hanggang sa bumungad sa kanila ang modern two-story house. Alas tres pa rin na madaling araw at di pa rin ganun kaliwanag, pero bahaga niyang naaninag ang bahay nila Adam. Namapansin niyang bubuksan na niya ang gate, hinawakan niyang lilay ng damit nito. Sinong tao sa bahay niyo? Makakaalis pa ba ako ng buhay dyan kung sakaling tumuloy ako? Di siya pinansin ni Adam hanggang sa mabuksan na nito ang maliit na gate. Muling hinawakan ni Adam ang kamay niya at akmang hihilahin na siya patungo sa loob. Aba, teka. Huwag kang excited. Sino nga kasing... I'm sure they are still sleeping. Halika na. Wala na siyang nagawa kundi magpahila dito. Daan-daan din itong binuksan ang pinto ng bahay ng mga ito at saka tinulak. OMG, hindi nga ako nagkamali. Rich kid ka nga. Impit niyang sabi tumawak sa nilay ng damit ni Adam na makatuloy sila sa loob. Madilim ang loob ng kabahayan ng mga ito. Di na rin binuksan ni Adam ang ilaw. Baka raw kasi magising ang pamilya nito. Ngunit ang paakit sa nanahagda na sa lubong nila ang kapatid nito na sakto namang bababa. Kuya? Nagtatakang tanong ng lalaki at saka tumingin sa kanya. Hey, Alexander! Hinawakan ni Adam ang balikat niya at hinila siya papalapit dito. Please don't tell Dad about this. Is she your girlfriend? Tumikim si Adam at saka medyo dumiin ang kamay nito sa balikat niya. A friend. Muli naman siyang pinasadahan ang tingin ng kapatid nito. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil madilim, pero ramdam niya ang pagsusuri nito sa kanya. Pakiramdam tuloy niya anumang oras bibigay ng tuhod niya. Maya-maya iniwan na rin sila nito na parabang walang nangyari at tuloy na ang bumaba. Muli naman siyang hinila ni Adam upang tumuloy na sa kung saan man siya nito balak dalhin. Yun ba yung kapatid mo? Kuryosong tanong niya. Baka isumbong kanya na may kasama kang babae. No, he won't do that. Kampante nitong sagot. That's Alexander, my younger brother. Pagkarating nila sa ikalawang palapag, ay bumungad ang kanilang tatlong kwarto sa kanila. Natigilan si Adam at daman niyang tensyon nito dahil sa kamay nitong nakahawak sa pulsuhan niya. Ano? Ngayon mo na-realize na maling sinama mo ko rito, no? Tanong niya. Nilingon siya ni Adam sabay kamot sa batok nito. Is it okay with... Yes, baby. Okay lang sa akin. Putol niya rito. Napapailing na hinila na ulit siya nito papunta sa dulong silid. Pagkatuloy nila, narinig niya ang paglock nito sa pinto. Hoy, bakit mo nilock? May bala ka, no? Asik niya rito. Sira, birhen pa ako kaya wag kang ano. Bawal malikot, strict ang mama ko. Nahuli niya ang pag-alo ng lalamunan ni Adam at narinig ang pagbuntong hininga nito. Nakatayo lang si Adam sa nakasarang pinto habang nakarap sa kanya na parabang nakikita na magandang multo. Birhen ka pa? Seryosong tanong nito sa kanya ng mahimasmasan. Oo naman no, secret ko lang nga yun eh. Ngayon, secret na natin. Nakangising sagot niya pa. Pinamulahan na mukha si Adam kaya tumaas ang kumpiyansa niya sa sarili. Tuwang-tuwa talaga siya kapag inaasar ang lalaking to. Naiilang na tumalikod to at takmang lalabas, ngunit muling humarap sa kanya. Freshen up, change your clothes. You can use my clothes. It's in the closet. Tinuro nito sa kanya ang closet na sinasabi nito at saka tumalikod. I'll get food and talk to my brother. I'll be back in a minute. Na makaalis si Adam, kaagad niyang niribot ang palingan niya sa loob ng kwarto nito. Tulad ng pad nito ng Las Casas. Pinaghalong white at light brown din ang karaniwang makikita sa loob. Tanging vintage chandelier lang nito ang kulay itim. Malinis at organized din ang mga gamit, di tulad ng kwarto niya na mukhang laging sinasalanta ng signal number 4 na bagyo. Biruksan niya ang closet at tinuro ni Adam at ganoon na lamang ang pagkamangha niya dahil sa pagkakaayos ng mga damit nito. Nag-color coding pa. Kumuha lang siya ng puting t-shirt at puting boxer shorts at inamoy niya pa nga iyon. At tama nga siya ang may baby perfume. Pinakailaman niya na rin ang split type aircon ng kwarto bago pa siya pumasok ng banyo. Gusto niya sanang maligo lalo na makita niya ang bathtub sa loob ng banyo. Pero dahil wala naman siyang damit na dala, nakontento na lamang siya sa paglilinis ng katawan.
Tamang hilamos at ilod-ilod lamang. Ginamit na rin niya ang sabon na lahat ng pagpapaate ni Adam. Nang makapag-ay siya ng damit at tawel nitong maayos na nakahanger sa rack ng banyo bago lumabas. Nagulat pa siya na madutan niya si Adam na nakaupo na sa study nito table at tila may malalim na iniisip. Nalumingon nga ito sa kanya ay lumamlam ang asul nito ng mga mata tsaka bahagya na ngumiti. Kakain ka muna habang tulog pa ang mga bata. Magpahinga ka rin, ayoko napapagod ka. Magtatrabaho muna ako para mabili ko ang gusto ninyo. Natawa siya sa kalokohan nito. Natuto na ang bugok. Nilapitan niya ito at tinignan ang pagkain na nasa malit na tray na nakapatong sa study table. Gumaganyan ka na ha? Umupo siya sa katabi nitong upuan tsaka kumuha ng hotdog sa plato. Matikman nga kung masarap. Alalahanin mo, nasa niluto mong desisyon kung makakaisa ka sa akin mamaya. Pangasar niya pa rin dito. Naiiling namang tumayo si Adam. Kinuha ang tuwalin na kasampay sa balikat niya. Gagamutin ko ang mga gasgas mo mamaya. Yun lang at tumuloy na ito sa banyo kung saan siya galing kanina. Wala siyang ilang nanaramdaman para kay Adam. Pero bigla siyang nahiya na maalala niya nakakalat ang mga damit niya sa loob ng banyo nito. Peste, ang kalat mo talaga, Jessica. Sa kabilang banda, pagkalabas ni Adam mula sa banyo, pinagmasdan niya na ito. Nakasampay ang tuwalang ginamit niya at ginamit din ni Adam sa balikat nito. May hawak din tong kulay itim na tela na sadya namang kinalaki ng mga mata niya. Palalaba ko na lang. Ako na! Agad niyang inagaw ang short at blazer niya na hawak-hawak nito. Ikaw ha? Type mo mga damit ko, no? Pirinengkitan niya pa ito ng mata upang itago ang kahihiyang nadarama niya. Are you done? No, I'm Jessica. Sagot niya sabay inisihan to at inabot ang platong wala ng laman. Kahit gaano pa kasabaw ang mga banat niya kay Adam, hindi man lang nito pinapatulan. Kung hindi seryoso, tipid ng ngiti lang ang lagi nitong tugon. Sira? Napapailing namang sambit ni Adam. Do you need something? Are you still hungry? One more glass of water perhaps? Sunod-sunod pa nitong tanong na sadya namang kinangiwi niya. Required ba talagang mag-English dito sa inyo? Balik tanong niya naman na kinakunot ng noon ito. My gosh, Adam! Baka datan na ako dito ng buwan ng dalaw, kaka-English mo, kahit kakatapos ko lamang. Namula ang mukha ni Adam, pati na rin ang tenga nito dahil sa kapestihan niya. Ang totoo, inaasal niya lang ang lalaki para hindi gaanong nakakailang sa pagitan nilang dalawa. First time niya kasing pumunta sa bahay ng lalaki na hindi naman kaibigan o tropa. Hindi katulad ni Francis na okay lang sa mga magulang nito kahit doon na ako manirahan. Kahit nga kuhaan niyang laman ng ref nila Francis, keri lang. Pero dito kila Adam, mukhang magawa niya iyon. Hindi niya nga alam kung paano ba siyang magpapaalam para umuwi na sana. O makakauwi pa ba siya dahil mukhang bantay sarado sila ng kapatid nitong si Alexander. Matulog ka na, ilalabas ko lang to. Make yourself comfortable. Feel at home. Yun lang at tuluyan na nga itong lumabas, dala ang pinagkainan niya. Pumunta siya sa kama at inayos ang hihigaan niya. Maraming unan si Adam kaya naman natuwa siya. Nilagyan niya ang dalawang unan sa gitna nila at dalawa din sa gilid malapit sa pader kung saan siya hihiga. Siyempre pa hindi mawawalang unan sa ibaba kung saan nagagawa niyang patungan ng paan niya. Nang sa tingin niya ay magiging komportable ang tulog niya sa ganong ayos, kaagad na rin siyang nahiga. OMG! Sa dami ng unan na nakapalibot sa kanya, kurang na lang ay ang makeup set at ang pagdungaw ng iba. Papasa na siya sa huli. Nasa ataul, ilang minuto siyang nakatitig lamang sa chandelier na nasa itaas hanggang hilahin na siya ng antok. Di niya na nga rin pinansin at naramdaman kung kailan tumuloy si Adam sa silid at kung tumabi ba to sa kanya. Kinaumagahan nagising siyang di masyado makahinga at mabigat ang katawan. Nang imulat niya ang mga mata niya at bumaling sa kaliwa niya, nagulat pa siya. Kaya pala hindi masyado makahinga dahil sa braso ni Adam nakadantay sa kanya. Ang binti nito ay nakadantay din sa hita niya. Ginawa siyang dantay na magaling na lalaki. Adam, tawag niya rito. Pero hindi naman nagising. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon para pagmasdan ito. Kahit nahimbing to sa pagdulog, hindi man lang nabawasan ang pagkagwapo ng lalaki. Gulo-gulo ang buhok nito habang bahagyang nakaawang ang labi. Gwapo talagang lalaki. Mahal nga lang ang ngiti. Adam? Usal niya at bahagyang hinaplos ang maamo nitong pisngi. Napangiti siya. Sino mag-aakala ang gwapong supladito ng lalaking ito ay makakatabi niya sa malambot na kama? Well, iba talaga pag maganda. Ang amo-amo na mukha nito na para bang di kaya makipagbasagan ng mukha?
Mapulalin ang rabe na parabang di kaya magmura, pero lahat ng katangian nito'y kabaligtaran sa nasaksihan niya kagabi. Noong nilagtas siya ni Adam ng tatlong lalaki, "Thank you," halos pabulong niya na lamang nasabi. Sunod-sunod na katok naman sa pinto ang nagpabalik sa diwa niya. "Adam?" Malamig at parito ng boses iyon mula sa labas ng pinto. "Bro, wake up!" Nang marinig niya ang pagtawag na bro, kagad niyang tinapik ang balikat ni Adam. Malamang na ang kapatid nitong si Alexander ang nasa labas at ginigising ang kapatid nito. "Adam, gising na!" Mariin ngunit mahina niyang sabi habang tinatapik ang balikat nito. Di naman to natinag at ako pa kang tumagilid. "Adam, gising! Ikakasal na tayo!" Doon pa lang bumalikwas ng bangon ng bugok. Namumula pa ang mata nito at sabog-sabog ang buhok na bumaring sa kanya. "What time is it?" Anito. Kaya aga-aga binanata na naman siya ng English. "Hindi ko alam, nasa bagang cellphone ko," sagot niya na lamang. Nangingiting kinagat niya ang hinaliit niyang daliri upang iwasan na matawa dahil sa itsura ni Adam. Mukha kasi itong nakagamit pero gwapo pa rin. May bakas pa ng unan sa peskinto pero hindi naman naging kabawasan sa karisma ng bugok. "Bro, are you up now?" Muling tanong ni Alexander mula sa labas. "Yeah, just wait for a sec." Tiningnan siya ni Adam at napabuntong hininga. "Ano kayang problema? Bakit parang wala ito sa mood ngayong umaga?" "Faster!" Sigaw na naman ni Alexander sa labas ng pinto. "Nagsasalo pa ba kayo? Can't you just continue that later?" Pinamurahan siya ng mukha. Ang advance naman mag-isip ng kapatid ni Adam. "Nagsasalo agad? Di ba pwedeng labing-labing muna?" "Fix yourself." Mahinang utos ito sa kanya. Nang tignan niya ang sarili niya, tumaas na palang t-shirt na suot niya hanggang sa bewang niya. Kitang-kitang mapuputi niyang hita at binti dahil sa ikli na suot niyang boxer shorts. Kagad siyang tumayo at inayos ang suot niyang t-shirt tsaka pumunta sa banyo. Pagkasara niya ng pinto ng banyo, siya namang pagbukas ni Adam ang pinto sa kwarto. "Bakit ba ang tagal mong buksan?" Dinig niyang tanong ni Alexander. "We're going to Bataan today, sasama ka ba?" "No, but tell dad I'm busy." Sansala ni Adam sa kapatid nito. Mukhang ipupuntahan pa lang buong pamilya nito. Lumapit siya sa pinto ng banyo at idinikit pa na mabuti ang tenga niya roon para marinig ang dalawa. "Tagumpay naman. Where is she?" Tumaas ang kilay niya. Inahanap yata siya ni Alexander. "She's inside the bathroom. Umalis ka na. Sabi mo na lang na marami akong ginagawa ngayon. And don't you dare tell them that there is a girl inside my room. Malalagot ka sa akin." "Ang tapang naman pala ng kuya." "Okay, but do not forget to use protection. Remember, you still have a lot of things on your shoulder." Matapos ang sinabi ng Alexander, narinig niya ang pagbukas at sara ng pinto. Nang dahil sa mga narinig niya, ipakiramdam niya, busog na siya. Nabusog sa chismis ngayong umaga. Kagad naman siyang humarap ng salamin ng banyo, malapit sa lababo. Laking gulat niya na makita ang replika niya sa salamin. Mukha kasing pinagpugaran ang buhok niya. Nangihintab ang mukha niya at may bakas pa ng unan sa pisngi niya. May muta rin sa magkabila niyang mata. At ang pinakamalupit ay ang mapananuzon sa gilid ng labi niya. "Anak ng pitong putputing pato naman, oh." Ang lakas na loob mong humarap at tawanan si Adam kanina. "Eh mas malala palang hilat siya ng pagmumukha mo ngayong umaga." Singhal niya sa sarili. Kagad siyang naghilamos, nagsabon ng mukha at nag-mouthwash na rin. May nakita rin siyang maliit na suklay sa banyo, kaya't pinasadahan niya na rin ng suklay ang buhok niya na sintigas ng alambre. Nang sa tingin niya ay mukha na siyang tao, lumabas na siya. Muntik pa siyang mapatali nang bumungad si Adam pagbukas niya ng pinto. "I was just curious." Tumikim ito at saka umingos. "Hobby mo bang kausapin ang sarili mo?" Inisihan niya ito at para hindi halatang nakakahiya ang pinaggagawa niya. "Isipin mo na lang na wala kang narinig." Ang gising nakaplaster sa labi niya, tuloy ang nauwi sa malawak na pangiti na maalala ang itsura nito pagkagising niya. "Ikaw nga, hobby mong yakapin ako at sabihan ng I love you habang natutulog, pero don't worry, quiet lang a kiss." Sa kabilang banda, di pa rin makapaniwala sa Jessica sa nakikita niya. Ngayong umaga't maliwanag na ang buong paligid, kitang-kita niya na ang lawak, ganda at gara ng kabung kabahayan nila ni Adam. Walang sinabi ang bahay ni Magsaysay, Rizal, at kahit ang palasyo ng Malacanang. "Eat up!" Agaw ni Adam sa nawiwindang niyang diwa. "Lalamig na ang pagkain. Adam, pwede ba ako mag-apply na katulong dito sa inyo?" Bale walang tanong niya habang busy pa rin ang mga mata niya na naglilibot sa kusina. Ang lawak ng mesa,
Parang isang dosena yata pero dalawa lang silang nakaupo at kumakain. May katulong din ang mga ito na hindi niya alam kung ilan ang eksaktong bilang. Basta't ang alam niya, iba ang nagluluto ng pagkain, iba ang nagsiserve at iba rin yung naguhugas sa lababo. Narinig pa niya ang pagtikim ni Adam kaya naman napalingon sa Rito. Ano? Hiring pa ba kayo? Kahit taga-suklay na lang ng buhok mo, tatanggapin ko na basta't eksakto at hindi delay ang sweldo? Giit niya pa. I can comb my hair and no, we don't need another... Ang pangit mo naman ka, table. Eh di don't. Putol niya sa nais pa nitong sabihin. Wala ka palang pasok ngayon? Narinig ko kayo ng kapatid mo kanina. Pupunta raw kayo sa Bataan? Bakit di ka sumama? Pang-uusisa niya pa Rito. Pirinindigan niya na ang pagiging osisera. Total uso naman ang marites ngayon. Tumusok naman si Adam sa bacon na nasa plato nito pero hindi kinain at saka tumingin sa kanya. I cannot leave you here. Kaya ko naman umuwi mag-isa eh, sambit niya. Isa pa, safe naman ang gamit niya sa akin, no? Hindi ako magnanakaw. Napairap siya sabay kain ng hotdog. Ito na nga ang binigay sa kanya ni Adam na madaling araw. Hotdog pa rin ngayong umaga? Magbumukha na siyang hotdog nito. Sakali mang yun din ang ihain sa kanya na mama niya pag uwi niya sa bahay nila. Hindi ko iniisip na mag-advance kasi ako mag-isip eh. Putol niya ulit dito. Napabuntong huninga na lamang to at tumahimik na. Nakakalahati niya na ang pagkain nasa harapan niya pero ang kay Adam hindi man lang nito binabawasan. Tamang tinutusok-tusok niya lamang ng bacon with care. Tapos tititigan na para bang sa pamamagitan ng titig nito, mauubos na ang pagkain sa plato nito. Hindi niya na lang ito inintindi at nagpatuloy na lamang sa pagkain hanggang matapos siya. Ako na maghuhugas ang pinagkainan natin, aniya. Nahihiya na talaga siya kahit di naman sila ganun ka-close ni Adam para pakitaan sa rito na maganda. At saka, ano ba sila? No, just leave it. Gamutin muna natin ang mga gasgas mo bago kita ihatid sa inyo. Pero, ang kulit mo? Sansara nito at para nauubos ng pasensya dahil sa kakulitan niya. Halika na. Wala na siyang nagawa pa nung hilahin na siya nito patayo at tumiretso na sila sa sala. Sa pangdalawahang upuan siya, pinaupo ni Adam, tsaka tumalis saglit at kukunan daw ang medicine kit nito sa kwarto. Habang naghihintay kay Adam, nilibot niya ang kanyang paningin sa sala. May grand piano sa gilid na siyang pinakamagandang palamuti sa sala. May malaking chandelier din sa ceiling na ang lakas makasosyal at estante na salamin na nakatouch din sa dingding na puno ng awards. Sa kabila, meron din. Pinagigitna ng dalawang estante ang family pictures. Tumayo siya at tumapit sa estante na may mga larawan. Inisa-isa niyang tingnan iyon. Sa una, seryoso siyang tinitignan ng mga pictures doon hanggang kusa na siyang napapangiti. Ang cute kasi ni Adam ng bata pa ito eh. Pati si Alexander cute din. Pareho sila nakangiti sa larawan na kabaliktaran naman ngayong mga binata na ang mga ito. Ginto na yata ang ngiti ng bawat isa sa mga ito ngayon. Sa pinakababa, nakita niya ulit ang babae na nakita niya rin sa pad ni Adam sa Las Casas. Meron kuhang nakayakap to kay Adam at meron din naman na nakakbay si na Adam at Alexander sa babae. Ngayon lang niya napansin, magkahawig sila. Hindi kaya, she's Angelica. Ay, Perlas! Sa gulat, napatalon pa siya. Where? Nakangising tanong naman ni Adam. Nanlaki ang mata niya na mapagtanto niya na ang sumapara ng sinabi niya. Kanina ka pa dyan? Bakit di man lang kita naramdaman? Sunod-sunod pa niyang tanong dito. Gaya ng dati, hindi niya narinig ang yapak ng paa ni Adam at halos hindi rin naramdaman ang presensya nito kung kailan to lumapit at tumabi sa kanya. Maang na nakatingin lang to sa kanya, tsaka hinila na siya ulit para paupuin sa sofa. Hindi man lang nito sinasagot ang tanong niya. Sinuri to ang mukha niya at pati na rin ang braso niya. Maya-maya pa inilagyan pa nito ng alcohol ang bulak na hawak ito at saka akmang idadampi sa bandang noon niya. Hoy, mahapdi yan ah, angal niya. Pero wala na rin naman siyang nagawa ng idampi nito sa noon niya ang bulak na may alcohol. Di naman na siya nasaktan. Siguro dahil lumipas na ang pagkasariwa ng gasgas sa noon niya. Sino si Angelica? Maya-maya itanong niya. Umiral ang pagiging chismosa niya ng slide lang naman. Kapatid namin. Pumano siya nung 13 pa lamang siya. Yun lang ang naging sagot nito at saka tumahimik. Di na siya nag-usisa pa dahil mukhang pribado ang kaalamang yon sa buhay ng mga ito. Pero hindi niya rin naman mapigilan ang sariling kausapin to. Lalo na nga't nakakaramdam siya ng tensyon dahil sa lapit ito sa kanya. Kitang-kitang maaliwalas at gwapo nitong mukha. Ang natural na mapangod itong labi.
Ang halos perpekto nitong ilong at ang nakakawala nitong mga mata kung tumitig. Amoy na amoy din ang pinaghalong natural nitong amoy at ang damit itong amoy baby perfume. Adam? Napangisi siya. Napakaikli talaga ng sumagot ng bugok. Ganun pa man natutuwa siya dahil nakukuha niya pa rin ang atensyon nito at tumutugon pa rin to sa kanya. Kinis ng mukha mo, no? Anong gamit mo? Nakangiting tanong niya. Kumunot ang noo ni Adam, tsaka maring dinikit ang bulak na may alcohol sa bandang noo niya. Aray ko naman, tahan-dahan naman. Pag nabawasan ang ganda ko, ikaw rin. Hindi ka nababagay sa akin. Pang-aasar niya pa rito. Kumuha ulit to ng bulak at nalagyan ng alcohol, tsaka binigay sa kanya. Ikaw na ang gumamot ng gasgas mo sa braso. Anito sabay sandal sa sofang kinauupuan nila. Binaba niya naman ang bulak na inabot nito at pinakatitigan to na may sinusupil ng ngiti sa labi. Maliit na bagay lang naman kasi ito eh. Malayo pa to sa abdo. Aniya at saka hamarap dito. Adam, ano bang apelido mo? Tumingin si Adam sa kanya. Seryoso pa rin na parang normal na ang ganong ekspresyon sa mukha nito. Gafford. Baliwalang sagot nito na kinalaki ng mga mata niya at kinaawang ng labi niya. Umiwas naman ang tingin si Adam sa kanya. OMG, di nga. Kaano-ano mo si ano? Napatingala siya. Pilit iniisip ang pangalan at pinakamayamang businessman sa Pilipinas na ilang beses niya na rin narinig, nabasa at napanood sa balita. Si ano? Yung Alan and Cindy? Pagpuputo nito sa kanya. Natigilan siya at tumango na lamang bilang sagot. Di siya sigurado kung yun nga ang pangalan pero parang tunog ganun nga at mukhang kilala din ni Adam kaya't na-convince siyang tumango. They're my parents. Giit pa nito na parang baliwala lamang ang sinabi nito sa kanya. Habang siya na may halos matanggal na ang mata at bumagsak ang pangadal siya sa sismis na nakalap niya. OMG, rich kid nga talagang lalaking to. Ako ba, hindi mo tatanungin? Wala sa loob niyang tanong dito. Lutang pa rin na parang di ma-absorb ng isip ang mga sinabi nito. Jessica Silverio, 17 going 18 years old, dancer, and a very talkative person that I've met. Namangha siya. Paano nalaman ni Adam ang tukol sa kanya, except sa pagiging madaldal niya na totoo naman? I did my research, that's why. Muli nitong sabi na parabang nabasa nitong laman ng isip niya. Wow, bilib na ako sa Yutsong. Eksahiradang sambit niya. Tapos na pala tayo sa getting to know each other stage, na ang laman ng isip niya. Kilala na kita at kilala mo na ako. Nakatungtong na ako dito sa bahay niyo at ganun ka rin sa amin. So, kailan ka maniligaw sa akin? Napapailing na napapangiti na lang si Adam. Pero ang ngiting sumilay sa labi nito ay nagpalakas pa ng tibok ng kanyang puso. Lalo tong gumwapo sa paningin niya. Bawal kiligin hanggang di ka pa nagliligaw sa akin. Pangaasar niya pa. Nakangiti pa rin to at parang aliw na aliw sa kaletsihan niya na humarap to sa kanya. Oh, well, oo na, sinasagot na kita. Doon na tuluyang humagalpak ng tawa si Adam na first time niya nakita at narinig and at that moment she knew that her heart was in trouble. Sa kabilang banda, dito na lang ako, aniya kay Adam nang huminto ang jeep na sinasakay nila sa simbahan. Konting lakad lamang nang makauwi na siya, di naman ganun kalayo. Kaya okay lang, ang di okay pati si Adam bumaba sa jeep at nakabundot sa kanya. Mataas ng sikat ng araw, alas dos na nga yata kung tutuusin, kaya malamang naglipa na sa daan ng living CCTV sa kanilang barangay. Instant pulutan na naman kapag nakita siya ng mga to at may kasama pang lalaki. Ihatid na kita. Kapag hinatid mo ko pag chismisan tayo, iisipin nilang boyfriend kitang nasungkit sa bar. Okay lang sa akin, gwapo ka naman, di nakakayang irampa. Ang tanong, okay lang ba sa'yo? Mahabang lahat niya. Pero sa hinabahaba ng sinabi niya, tangulang sagat na to. Halika na nga. Inawakan niyang rilay ng damit ito at tinila palakad sa bukana ng daan kung saan iniiwas-iwasan niya. Pero hindi pa sila nakakalayo, may asungot ng bumungad sa kanila. Hi Jessica, nagmerienda ka na ba? Yayain sana kita kumain dyan sa kanto. Niyaya mo na ako. Walang pakialam na nilampasan niya si Boyong, ang 100-100 mayabang na feeling heartthrob sa barangay nila. Postisado naman ang peste. May isa kabote rin ng 1 yon, bigla-biglang sumusulpod. Jessica, may bago akong relo. Wala akong pakialam kung may bago kang relo, may bago kang sapatos, may bago kang medyas. Kahit bago pang postisa mo, tigilan mo ko Boyong ha. Baka di kita matansa. Titirisin ko yung taghihawat mo sa ilong kahit hindi pa hinog.
Napipikon siya sa lalaki dahil lagi itong nagyayabang tuwing nakikita siya. Kala naman ito madadaan siya sa bagong keme nito. Kahit yata magpabago pa ito ng mukha, dead ma. Muli niya nang hinila si Adam at sa pagkakataong yon, sa kamay niya nang hawak. Hindi pa nakikita ng peste na si Boyong na may gwapo siyang kasama? Alin sa salitang hindi kita type ang hindi naiintindihan nito para tantanan siya ng bugok na yon? Mamaya pag inita na naman siya ni Aling Judith, ang isang kilot kalahating boba na chismosa nitong ina. Jessica naman, huwag kang ang pa-hard to got. Wala ka naman boyfriend ha. Tsaka ang gwapo kong to, hindi mo walang ko napapansin. Ang daming babaeng nagkakanarapa sa akin. Pa-hard to get, Boyong. Hindi pa-hard to got. Nakakatakot ang kabobohan na sumaiyo, peste ka. Tsaka sinong sira na bungi ang nagkakalat ng karumalduma na chismis ng gwapo ka, ha? Kung marami pala nagkakanarapa sa'yo, doon ka, pakiko naman sa'yo. Pero Jess, di na sana niya ito papansinin. Pero biglang huminto si Adam at tinrap si Boyong. Dahilan para matigilan to. I'm her boyfriend. Leave her alone or else you will be sorry. Gets mo? Singit din naman. Kapag di ka tumigil, rest in peace daw in advance. Inila niya na ulit si Adam at pinilupot ang braso sa bewang nito. Halika na, huwag mo nang pansinin niyang si Boyong baby. Kulang kasi yan sa bakuna ng bata pa eh. Napapailing na umakbay si Adam sa kanya at nagpatuloy sa paglalakad. Natutuwa siya dahil sinasakay ni Adam ang kapestihan niya. Di siya nito hinayaan mag-isa sa ere. May progress sa kanilang dalawa. Unti-unting nahuhulog sa angkin niyang ganda si Adam. Oh, bitaw na. Nginisihan niya si Adam na pinamulahan naman ang mukha. Nandito na tayo. Uwi ka na. How's your mom? Jessica. Natigilan si Adam. Sabay napalingon sa likuran kung saan naroon si Aling Marites. Wala dyan ang mama mo. May sumundong lalaki kagabi. Hinihintay ko nga amuwi dahil nakita ko rin sumilip ang papa mo dyan kanina. Pero namuti yata ang mata ng papa mo, hindi pa rin umuwi ang mama mo. Ayun, umalis na lang. Mahabang lahad ni Aling Marites na kinakunot ng noon niya. Sa tinagal-tagal nito sa larangan ng pakikipag-chismisan, ngayon sa nagkaroon ng amor sa chika nito. Sino yung lalaking sa mundo kay mama? Kilala niyo ho ba? Sunod niyang tanong. Ko, hindi nga at bagong mukha ng lalaki. Baka may bagong boyfriend ng mama mo. I-update mo kung pag makita mo ha? Napailing siya bago bumuntong hininga. Once a chismosa, always a chismosa talaga. Sige Aling Marites, salamat sa chismis. Paalam niya rito at tuluyan ang tumuloy sa loob ng bahay nila. Na makatuloy sa loob, iniwan niya muna si Adam sa sala, tsaka siya pumasok sa kwarto niya. Nagpalit siya ng damit dahil suot niya pa rin ang t-shirt ni Adam at ang boxer nito. Hindi na siya nahiyang sumakay sa jeep kanina dahil sanay siya maikli ang suot niya. Nanguha lang siya ng dolphin short at sando. Inipit niya rin ang patas ng buhok niya bago mag-toothbrush at saka lumabas. Anong oras uuwi ang mama mo? Kagad na tanong sa kanya ni Adam pagkarating niya sa sala. Hindi ko alam. Baliwalang sagot niya at kinalkan ang bag niya upang kunin ang cellphone niya. Baka kasi may text ang mama niya sa kanya eh. Pero sa kasamang palad ang tita Rosa niya ang may text sa kanya. Tinadtad siya ng mensahe ng ginang. Hindi ka pa uuwi? Maya-maya itanong niya kay Adam. Masyado niya na kasing naabalang lalaki. Dito nakapasok ng school at hindi rin naman sa mama sa pamilya nito sa bataan. Do you want me to go home now? Balik tanong nito sa kanya. Kumunot ang noon niya at binaba ang cellphone niya sa malit na mesa sa gilid. Hinarap niya si Adam na mukhang nangangamatis na ang mukha dahil sa pagkakapula. Nawiwili ka ha? Huwag mong sabihin crush mo na ako. Pang-aasar niya pa rito. Lalong namula ang mukha ni Adam at umiwas ang tingin sa kanya. Wala si mama. Nag-iisa lang ako dito. Okay lang sana samahan mo ako pero pangit tingnan. Dahil lalaki ka at babae ako. May pagka-conservative pa naman ako kahit di halata. Nakangising giit niya pa. Well, okay. Pero sige, magstay ka pa ng isang oras. Tiis nga lang dahil wala akong ipapamerienda sa'yo. Putol niya rito. Matagal na nakamanglang si Adam sa kanya at tahan-dahang sumili ang pinong ngiti sa labi nito. It's okay, di naman ako gutom. Anito at saka printing sa mandal sa upuan. Wala kang ideya kung sinong kasama ng mama mo? Wala, tsaka carry niya na yun. Alam niya ng tama't mali. Bale walang sagot niya at giniya ang pagkakasandal ni Adam sa sofa nila. She looks young. Yup, 35. Aniya. Maagang humarot si mama. Kaya eto nagkaroon ng magandang anak sa edad na si Ocho. And your dad? Tanong nito. Usisero din pala kahit papaano. Ayun, pinaasang mama kung hihiwalayan niya yung una niyang asawa para sa amin ni mama.
Ito namang si Mama, nuknuka ng pagkasira. Diyos me, malapit ng libo ko, hayon, at happily married pa rin ang Papa sa legal niyang asawa. Paghimotok niya. Ang totoo, hindi naman sa galit at wala din siyang sama ng loob sa ama niya. Pero sana man lang kilalanin din siya nito bilang anak nito. Yun lang ay sapat na para sa kanya. Masyadong bulag si Mama pagdating sa love na yun. Dugtong niya pa. Kaya ako, go with the flow lamang. Tumingin siya kay Adam sa kakitong nitean na kakaloko. Pero kung ikaw siguro magiging shota ako, kaya kong tumumbling sa bay split, huwag mo lang akong ipagpalit.